Loud and clear. Patay naman po dyan, type 1, kung loud and clear ang aking dating sa inyo. Para at least alam po natin na nagkakaintindihan tayo. And syempre, ayun, napakaganda po ng gabi na to. Napakaswerte nyo pong lahat kasi malupit po ang ating speaker ngayon. Diba? Syempre malupit yung speaker natin, diba? Night with the founder tayo ngayon eh. And kamusta po kayong lahat? Kamusta po? Kamusta? Yung kapitbahay ko, naririnig ako. Baka sumagot. naririnig ako ng kapitbahay ko, baka sumagot. Mas maganda po, salamat po sa mga open cam, no? Lahat po halos naka-open cam. Oh. Wala tayo ngayong close cam, lahat open cam. Napakabait talaga ng mga ng mga hits. Oh, di ba? Lahat naka-open cam. Wala po tayo ngayon naka-close cam. Napakabait nyo po. Salamat po sa cooperation. Diba? Maraming salamat po yung mga nandito ngayon. Nasa iba't ibang lugar. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga OFW natin. Iba't ibang bansa. Pakitype mo nga kung saan lugar ka ngayon. Pakitype kung saan lugar ka ngayon para alam ko kung saan kita pupuntahan. Type mo dyan, Caloocan, Marikina. Sino pa? Ano, City of Malamig, saan yan? Baguio, ano? Manghuhula pa ako niya, City of City of Heta Isiha, si Madam Emily, si Madam Donna, nasa Baguio. Sa Valenzuela, sino ba yun nasa Valenzuela? Ma'am Evelyn, Sergio Ben, nasa Pasig, sa Taguig, si Ma'am Luningning. Kamusta po dyan, Madam Luningning? Kasama si Ma'am Chit. And sino pa po? Ma'am Julie, ng Caloocan. Sige, type-type lang dyan. Wala ba tayong mga OFW ngayon? OFW, Batangas, Tumas Batangas, si Up William. Mandawi, si Sir Rowelito. LA, Sir Briggs. La. Ewan ko sa'yo. Good evening po from Bohol, Ma'am Emilia. Ayan, para akong announcer nito. Paranaque, Sir Noel. Ayan, Baisa, Sir Nestor. So, yan, iba't ibang ano tayo, no? Parang wala akong nababasa ngayon na ano, na OFW. Wala bang OFW ngayon dito na nakapasok? Wala ba tayong mga OFW natin? Tulog pa ba ang OFW? Ano ba yung LA nga po? Ano ba yung LA mo? Saan ba yan? Lower Antipolo? Si Coach Briggs nasa Lower Antipolo. Okay, hi po, Ma'am Natividad. Yan. So, ilan ba tayo ngayon? 57. Meron pa po tayong may nawawala pa pong tao. Pakihanap lang po sila. Nawawala sila. Kasi alam ko, nag-100,000 tayo eh. Bakit ngayon nasa 57,000? Nasa na yung iba? Diba? Ang aga pa oh. 8:24 pa lang. Pakigising muna sila. Shout out kay Ma'am Salvacion Mendiola. Mendiola dito sa may Morayta ba yung, ay, sa may ano yan, Recto, yung Mendiola. Shout out Ma'am Salvacion. Yan. Sino bang mga nandito? Shout out ko ba yung ano, yung mga close cam? Hindi, yung iba dito kasi nasa trabaho pa. Yung iba dito, kaya naka-close cam. Yung iba na naka-close cam, nasa kwarto, tutulog. Hindi, kaya naka-close cam. Hindi, joke lang. Siyempre nakikinig yung mga yan, mga busy lang sila. Pero sana, no, kahit na naka-close cam, talagang nakikinig po tayo. Kasi malupit po yung mangyayari ngayong gabi na to. Ngayong gabi na to, dito mo marirealize ang buhay-buhay. O bakit mo kailangan seryosohin ang buhay? And then, and syempre, shout out. Mag-ano muna tayo, prayer muna tayo, no? Mag-prayer muna tayo bago ang lahat. Bago natin simulan ang ating napakagandang gabi.
Siyempre, ang prayer natin, pinaghandaan to. Pinaghandaan ko tong prayer na to eh. Hindi ako papayag na hindi tayo handa sa prayer. Mag-share screen ako. Handang-handa eh, no? Handang-handa na yung ano ko. Ay, ba't ganito? Nasa DJ. Handang-handa siyempre yung ano ko dyan, video ko ng prayer. Yan, let's bow our head and feel the presence of the Lord. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Amen. Type amen. Amen. Yeah. Amen. Kasi syempre, no? Teka lang. Sobrang thankful tayo this night na nandito tayo, nakapagsama-sama para makapakinig sa bagong learnings. Kaya sobrang swerte mo dahil nandito ka pa rin, nagising ka kaninang umaga. Kung hindi ka nagising, malamang wala ka dito. Di ba? Ibig sabihin, nagising ka, na-bless ka, binigyan tayo ng panibagong pagkakataon, panibagong buhay, para magawa pa natin yung mga bagay na dapat natin gawin, para magawa pa natin yung negosyo, para makuha mo pa yung pangarap mo. Di ba? So, napaka-bless natin tonight kasi kumbaga, every time na magigising ka talaga, every day, 'di ba? Sana na-appreciate natin 'yun, no? Na kahit na anong pagsubok na nangyayari sa atin, na dumadaan sa buhay natin, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ni Lord na magising araw-araw. 'Di ba? Doon pa lang dapat sobrang thankful na tayo, dapat nararamdaman mo na sobrang blessed ka. Ramdam mo ba 'yon? O ang nakikita mo na lang is yung ano, problema mo. Di ba? So, dapat nararamdaman mo yon. Smile ka muna. Be thankful. Ibig sabihin kasi pag naka-smile ka, smile, yung ipin mo, pakita mo kung may ipin. Pag wala, okay lang din. Gilagit, ipakita. Pwede rin. Di ba? Walang magja-judge sa'yo. Kumbaga, huwag kang malungkot. Huwag kang kumalumbaba. Kasi ano yan eh. Dito. Baka malasing kayo, wala kayo, 15 ounce na mapupunta sa'yo, mapunta sa iba. Diba? Pagka nakangiti ka, meron kang 15 accounts. Tingnan mo bukas, may magchat-chat sa'yo, may 15 accounts ka po. Ay talaga, bakit? Kasi nag-smile ka. Diba? So, blessing yan, blessing. Kaya smile ka. Tingnan ko nga kung sino mga naka-smile. Smile. Bakit may umiiyak? Sabi ko, smile eh. Ano to, drama? Dapat masaya ka. Ayan si Ma'am, ano, ang ganda ng ngiti ni Ma'am Rosemary. Kahit nakatakip siya. Nakikita ko eh. Nakatakip yung kanyang bibig, pero nakikita ko maganda yung ngiti niya. Si Ma'am Luningning, napakaganda ng ngiti. Ma'am Evelyn, si Ma'am Emily, yan yung mga bungis-ngis girl. Kilala niyo yung mga bungis-ngis girl, yung mga ating ano. Marami tayong bungis-ngis girl dito. Yan si Ma'am Ria. Yung mga Marites girl, gusto niyo makilala? Meron din. Sila Ma'am Donna, yung mga bungis-ngis eh. Mas maganda bungis-ngis girl na lang, huwag na lang Marites. Malalaman nila na chismos. And syempre, isa-shoutout ko ang ating mga team. Maganda, ano, i-type mo kung anong team ka dyan.
Team Ganda. May Team Ganda ba rito? Diba? Para ma-shout out natin, hindi na ako magpapa, ano no? Magdi-DJ ng sounds. So ano na lang siguro ganito, pag nag-shout out ako ng pangalan ng team mo, maglagay ka na lang ng heart. Okay lang ba? Mapuno tayo ng heart. Ano ba tawag sa ganito? Yung reaction na heart. Yung heart. Sige nga, patay pa. Ano nga ako kung alam niyo yung heart na reaction, yung ganyan. Maganda kasi mapuno tayo ng punong-puno tayo ng puso. Sino ba may puso dito? Kung may puso ka, pusuan mo. Kung wala kang puso, sige, huwag ka na magpuso. Sino may puso dito? Sige, pusuan mo yan. Para maganda tingnan. Oh, konti lang pala may puso dito, no? Ngayon ko lang nalang. Konti lang yung nag- yung iba hindi alam. Hindi alam sa pipindutin yung puso. Oh, pustahan tayo dyan, no? Magpapaturo ka pa sa coach mo. Tatype, mami, i-chat mo. Ah, sabi mo, ah, saan po ba dito pipindutin yung heart? Diba? So, pusuan mo para punong-puno tayo ng puso. Ah, syempre, unang-unang-unang, isa-shoutout ko. Eto ah, ewan ko na lang kung hindi mo to team. Pag hindi mo team, pag hindi ka nag-heart, ibig sabihin hindi mo team. Okay? Pero maganda lahat tayo mag-heart eh. Kasi ano yun eh, parang alam mo yun, team effort lang, di ba? Support natin ang isa't isa. Pero eto, kailangan talaga i-heart natin tong lahat. Kasi syempre, ang unang-una kong isa-shout out sa team ng hits. So kung team hits ka, mag-heart ka dyan. Heart ka! Oh, pag hindi ka nag-heart na ako, tanggalin ka ni Mentor Mark dito sa ano. Ilalagay ka sa waiting room, bala ka dyan, hindi ka nag-heart. Pa-heart. So shout out sa team hits, di ba? Pinakamalupit nating team, pinakamalupit na team na group sa Saviors, ang team hits, di ba? And syempre, ang ating ano, ama, di ba? Ama ng team hits, shout out kay Mentor Mark Polmano. Shout out mo naman yung ating mentor na malupit. Ba't hindi naman kayo nag-heart? I-heart nyo naman. Yung iba nagtatype na lang, di nila alam ipindot dito sa ano eh. Ipindot dito sa may, ano, ewan? Bahala kayo. Ayan, salamat sa mga nag-heart ha. And syempre, shout out sa Team Kratos. Team Kratos ka ba? Mag-heart ka naman dyan. O, tingnan mo, punong-puno ng heart si Coach Briggs. Ang dami talagang heart ni Coach Briggs, no? Ganyan talaga pag maraming minama. Heart ka naman dyan. Ayan, salamat po sa mga nag-heart. Broken heart. Mga broken heart yung mga hindi nag-heart. Diba? So, next natin, shout out sa Team God's Generals. Sa, at ang ano nito is, malupit na grand upline nito ay si Ma'am, si Coach Rain, yan. Yung kanina sa Team Kratos, si Coach Briggs ang ano doon, ang malupit na ano, founder, di ba? And syempre, shout out sa God's Army kay Ma'am, ay kay Ma'am Bergie Mirabel, yan. God's Army ka ba? Ang ganda ng mga ano nyo, pangalan ng team. And lalo na to, 'di ba matutuwa dito si ano si Mentor Willard. Shout out sa team, one team. Shout out sa one team, oh, 'di ba? Kay Sir Aldindo Tagsip. Oh, sino ba si Sir Aldindo Tagsip? Shout out. And syempre, shout out sa Team Gold. No, oh, 'di ba? Ewan ko na lang. Sino ditong ano, Team Gold? Shout out po. Ang founder na si Coach Ramon Bello. Diba, malapit din to. And syempre, shout out sa Quality Vision. Tama ba? O, napalitan na yata to. Warriors na yata tong Quality Vision, no? Hindi na sila quality. Warriors na sila. Isa na silang ano, tagapagdigma. Tama ba yun, Warriors? Tagapagdigma. Ikaw ba yung mandidigma? Sir, kay ano to, kay Sir Nestor Abistado. And syempre, shout out sa ating mentor Ria Estacio, ang Team Achievers, 'di ba? Kung Team Achievers ka,
Mag heart-heart ka dyan. Kung hindi, lagot ka kay Mentor Ria Estacio. And syempre, shout out kay, sa team Hunters. Ito, ano to eh, mahilig mag-hunt. Mahilig mag, ano bang ginagawa ng nag-hunters? Hunters na mga ano to? Kaluluwa ba to? Ng hayop ko, ano? Kay Ma'am Jenny Arellano. Syempre, hunters to ng mga payaman, di ba? And shout out sa napakaganda kong Mentor Benjur Daguno, ang Team Dream Fighters. Uy, mag-shout out kayo, lagot kayo. Nandiyan ba siya? Mentor and Dream Fighters. And syempre, ito pag hindi nyo to hinart na ko, lagot talaga kayo dito. Shout out sa Team Perseverance. Nako, pag hindi kayo nag-heart, ha? Joke. Team Perseverance, shout out sa aking mga anakis. Nako, ang babait na mga anak ko dyan, eh. Diba? O, wala nga naka-close kami na Team Perseverance, eh. Nako, napakabait nyo. And syempre, shout out sa Team Glorious. Team Glorious. Shout out sa Team Glorious na ang ano founder, syempre ang malupit na si Coach Primo Lomanao. Malupit yan. Diba? Nanggigigil yan sa inyo, mga Glorious kayo. Pag hindi kayo nag-heart na ko, nanggigigil talaga yan sa inyo. And syempre, shout out sa Team Bonanza. Syempre, walang iba ang magandang founder na si Coach Elfie Pebedal. Di ba? Magandang founder yan. Mag-heart kayo, i-heart nyo siya. I-heart nyo. Nako. Malilintikan niya. And syempre, shout out sa Team Tiger kay Ma'am Dina Castillo. Team Tiger. Rar. Tiger ba yun? Parang aw-aw yan. And hindi alam kung anong tunog. Shout out sa Team Believer. Ito talaga, naniniwala to eh. Kaya Believer eh. Kay Ma'am Elaine Disagon. And shout out sa Team Eagles. Eagles ng Maylayang Lumipad. Kay Ma'am Lysel Moreno. May ganung kanta, di ba? Eagle ng Maylayang Lumipad. Tama ba yung kanta ko? In English. And syempre, shout out eto. Lights of Dreams kay Madam Joneline Buhian. May hagpag-heart naman kayo dyan sa Lights of Dream. Diba? Liwanag ng pangarap. And shout out sa Team Payaman. Ewan ko na lang hindi ito yung maman. Team Payaman. Kay Sir JM Estrada, Team Payaman. Mag-heart naman kayo kahit hindi niyo ano team, i-heart niyo na rin, 'di ba? Kaya nga team tulungan tayo dito. Support. Shout out sa Team Survivor. Kay Sir Jesse Hernandez, Team Survivor, always surviving, 'di ba? Hanggang ngayon nagso-survive. And syempre sa Team Achiever kay Ma'am Donna Magdasok na taga Baguio. Shout out po, mag heart naman kay Jen. And syempre, shout out sa No Fear, No Limits kay Sir Raymond Buduan. Walang, ano ba to sa Tagalog? No fear, walang takot, walang limitasyon. Diba? Galing ah. Shout out sa Team Joyful kay Ma'am Joy Digit. Ah, kaya Joyful. Kasi Joy ang kanyang pangalan. At ang team song nila ay Joy to the World. Diba? And shout out sa Team Shylock kay Ma'am Wilma Bico. Ito, ano to? FW. Diba? Shylock. Ano ba yung Shylock? Hindi ko alam. Alam ko lang, lock yung kandado. Ano yung... Ay, mahihiyaing kandado to, no? Shylock. Di ba? Shylock, mahihiyaing kandado. Di ba? Ano kaya yun? Shout out sa Team Tagumpay. Sino nakakaalam nito? Shylock.
Sa team Tagumpay, kay Ma'am Raquel Gonzalez. Tagumpay, ewan ko na lang kung hindi ito magtagumpay sa buhay niya, no? Kasi pangalan pa lang ng team, Tagumpay na. And shout out sa team Oriental Pearl, kay Ma'am Perlita Mendoza, ang ating OFW na malupit. Oriental Pearl? Ano ba yun, Ma'am? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, Pearl. Yung pearl sa ano, yung hikaw, ganyan. Pero hindi ko alam kung ano ba yung Oriental Pearl. Diba? So, ito yung malulupit nating team. So, salamat sa mga nag-heart. Punong-puno tayo ngayon ng heart. So, ibig sabihin, punong-puno tayo ng pagmamahal sa isa't isa. No? Thank you sa lahat po ng nag-heart. Sa mga hindi pa marunong mag-heart, pwede kayong magpaturo sa susunod. Para sa susunod, marunong na kayo, ha? And, syempre, ang pinaka-importante rin dito, bago tayo magsimula is, marami pa ba dito ang nagpapa-shoutout? Tapos na, no? Lahat naman, nasabi ko na, no? Lahat ng grupo. Kailangan, syempre, bago tayo mag-start, meron tayong tinatawag dito na rules, di ba? Napaka-importante po ng rules sa ganitong klase ng gathering para at least meron tayong susundan. Alam natin kung ano yung guidance natin. Okay? So, mag-share ako ng screen para makapag mag-ano po kayo, focus po tayo sa rules. Para alam mo yung rules. Rules. Nasaan ang rules ko? Etiquette. May sounds po ba? Shoutout. Pagbibigyan ko lang to kasi baka bulihin ako nito eh. So, shoutout sa Team Pogi. Pogi daw siya. Pagbigyan na natin, ha? Kanino ba Team Pogi? Yan, ha? Coach Briggs. Pinalitan mo na ba yung Kratos? Naging Team Pogi ka na? Yun, shoutout sa Team Pogi. Ang founder, si Coach Briggs. So, pagbigyan natin siya. Mag-heart na lang kayo dyan. Pamabuli pa tayo. Pugi daw, pugi. Sabi ni Mentor Mark. Ayan, pugi. Team Pugi. Ayan, so nakita naman natin yung ating, ano, no? Pugito? Pugito. Nakita natin yung rules natin kanina, ha? Siyempre, nakakatuwa yung rules natin, no? Para tayo nasa school na nakikinig ng, ano, rules ng, ano, teacher. Pero syempre, kailangan din, meron kang notebook. Notebook, importante din po yan. Notebook and ballpen. Kasi negosyante ka, kailangan may listahan ka dyan ng mga matututunan mo. Diba? Baka kasi meron kang importanteng kailangan mo talagang isulat.
dapat ready ka. And syempre, ang ko lang din, huwag kang palipat-lipat muna, huwag kang tayo ng tayo, focus ka po. Kasi napakaganda po ng topic natin ngayon. Napakaganda po ng topic natin ngayon. Ayaw po natin na hindi nyo ma-adapt, hindi nyo ma-absorb. So, makinig po tayo kapag tinawag ko po yung speaker natin. Makinig po tayo, focus po tayo sa lahat ng sasabihin ng speaker natin. Intindihin po natin bawat salita na ibabagsak ng speaker natin. Bawat topic na ibabagsak ng speaker natin. Kasi actually, sa tingin ko narinig nyo na tong topic na to. Pero hindi kasi every time na tinatopic to, meron at meron kayong bagong matututunan na hindi nyo siya naintindihan nung mga nakaraang na topic to. Kaya kailangan focus ka lagi pagka nagtatopic ang yung mentor natin, di ba? Kailangan lagi kang focus kasi napaka-importante po, lalong-lalo na ngayon yung topic natin regarding sa ating topic natin. Ah, sige, i-type nyo dyan yung topic natin. Dali, tingnan natin kung alam nyo. I-type nyo nga dyan anong topic natin ngayon. Sige nga, di ba, isinend kanina sa GC natin kung ano yung itatopic. Sige, i-type mo dyan. Kung nabasa mo yung nakalagay dun sa poster, anong topic ngayon, i-type mo dyan. Ala, wala nakabasa. Nako, magre-revalida kayo isa-isa kay Mentor Mark. Wala nagta-type. Wala nakabasa dun sa poster. Ano, wala nakabasa sa poster? Pambira itong mga batang. Ang topic natin ngayon, napakaganda. Goal setting award system. Ibig sabihin pala, no, pag nag-send pala ng poster, no, parang nakita lang yung picture pero hindi nabasa kung ano yung nakasulat. No? Next time, meron dapat quiz. Diba, no? Next time, may quiz tayo. Dapat kasi, alam nyo, eto ah, kung bakit ko pinapahulaan, kasi magbibigay sana ng 1,000 si Mentor Mark dun sa unang-unang, makakapag-guess ng tama. Eh, wala. Nagbilang ako 5 seconds, wala nakaguess. So, sayang yung 1,000 ni Mentor Mark. Grabe, no? Sayang yung 1,000. Sabi pa naman sa akin ni Mentor Mark, Nat, tanungin mo kung ano yung topic natin ngayon. Kung sino yung makakahula, magbibigay ako ng 1,000. Naiya ako kay Mentor Mark kasi wala nakahula. Diba? Yun, so be ready. Dapat lagi tayong ready na alam natin kung ano yung meron, ano yung topic. Diba? Kaya kasi sayang yung awards. Yung premyo, sayang. Sayang yung, kahit sa'yo na lang po ako may premyo na. hindi ka pwede kasi hindi mo nga nahulaan Coach Briggs. Diba? So yung topic natin ngayon, sa totoo lang, ito favorite ko to. Favorite. Gustong-gusto ko tong topic na to. Bakit? Kasi ito yung nakakatulong sa akin para makahit ng awards. Etong topic ng goal setting tsaka award system. Dito ko nalalaman, dito ko naiintindihan na ito pala yung kailangan kong i-target. Ito pala yung kailangan kong gawin para makuha ko yung awards, para makuha ko yung target goal ko. Ito pala yung mga dapat kong gawin. Kaya every time na tinatopic to, talagang nakikinig ako. Every time na tinatopic to, talagang kahit na paulit-ulit siya, hindi ako nagsasawa. Lalo na pag mga mentor natin yung nagbabagsak ng ganitong topic. Kasi syempre, sino ba naman hindi makikinig? Diba? Kasi sila resultado. Diba? Lahat ng awards, nakuha na nila. Kung sa resulta at resulta rin lang, talagang proven and tested na sa kanila na yung tinatopic nila, nagawa na nila. Diba? Kaya dapat makinig tayo. At i-absorb natin lahat ng sasabihin ng ating speaker. Siyempre, ang ating speaker, Millionaires Club, isa na rin nandito sa millionaire sa ating company. And siyempre,
car achiever, so marami ng sasakyan and mga properties ang kanyang na-achieve dito sa business natin. And syempre, isa na sa talagang ano, pinakamataas na top earner dito sa ating company. Diba? Isa sa mataas na top earner. And syempre, isa sa malaking grupo. And syempre, ang malupit nating mentor. Please welcome Mentor Mark Paul Mano. Ayun, maraming salamat po Coach Natalie Jurado sa iyong napakagandang pag-intro plus pag-settle po sa atin. Grabe, si Coach Nat, talito, yung kanyang pag-host, parang mismo na ano eh, start na ng pinaka-gathering eh, di ba? Di ba? Pero alam mo yun, napansin ko rin kanina, especially si Coach Ria kanina habang nakikinig din, dati mahihiyain lang si Coach Nat eh. Pero talaga pag palagi mo talagang nagagawa ang isang bagay, so gumagaling na rin talaga sa public speaking. So yun yung isa sa mga talagang madedevelop sa atin dito, yung ating potential. So again, maraming salamat Coach Nat. And ayun, hello po! Magandang gabi sa ating 70,000 plus participants and isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At kung mga nasa abroad man po, magandang araw po sa inyo. Yan. So, naway ano ha, yung lahat po ng mga kasama natin dito sa ating Zoom gathering, kayo ay mga nasa safe na lugar, 'di ba? So, at the same time, kayo ay mga nasa at least na lugar din. So, dumaan sa atin yung bagyo kagabi. Diba? So I hope po na kayo ay mga nasa mabuti pong kalagayan. Especially yung mga talagang dinaanan talaga ng bagyo, no? So we pray talaga na maging makarecover ka agad sila. Especially isa po yan sa mga ano eh, syempre kalamidad ba na dumadaan talaga. So hindi natin maiiwasan, 'di ba? Pero still yung ating pagpray talaga na makarecover yung lahat ng mga dinaanan. And I hope na mga nandito po kayo ay mga nasa mabuti pong kalagayan. Yan. So ayun, sa mga bago na mga nandito, isang mapagpalang gabi po and welcome sa ating HITS Online Gathering. So ayan, so ginagawa po namin ito every Monday, okay, upang tayo ay ma-equip. At the same time, isa po ito sa mga system support na provided ng ating grupo. And sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, konting pakilala lang din po. So my name po is Mentor Mark. Mark Pulmano, former stockman po ako from Watson's SM North EDSA. And katulad po, ba't nangangati yung ilong ko? Ay, balay mo pala dito. And ayun, sabi ko nga po, no, yung mga sinabi po ni Coach Natalie po na mga ilan sa little achievement po na meron tayo, dahil po yun sa ganitong mga mentoring, sa mga ganitong mga gathering. And hello po sa lahat po ng mga nagchat-chat, ha? Magandang gabi po sa inyo. Yan, so hindi ko na maisa-isa kasi we have 72,000 plus participants eh. So keep sharing the link guys. Baka meron ka pang business partner na pag-alagala sa labas at medyo umuulan, papasukin mo sa ating Zoom para marinig niya rin yung iyong maririnig. And I will guarantee you po na hindi masasayang yung oras mo ngayong gabi sa aking ma-i-share po sa inyo. Plus, give me 30 minutes lang ng iyong oras ngayon and I will make sure talaga na meron kang matututunan. Kasi lalo na yung sinabi ni Coach Natalie kanina na isa po ito sa napakagandang topic na talagang pag ito'y naintindihan mo, pag ito talaga'y naisabuhay mo, kung ano man yung kalagayan nila Coach Nat, di ba? Nila Coach Benjo, nila Coach Briggs, lahat ng mga leaders pa natin or even kami po, pwede mo marating. Basta alam mo kung paano mo siya kukunin at yung destination mo. Yan. Isa to sa gustong-gusto ko palaging topic. Kasi dito ko nababaliw. Yan. Ito na ha. Dito ko nababaliw. Kasi bakit? Ito po yung magbibigay sa'yo. Magbibigay sa atin ng totoong income pag ito talaga ay talagang ginawa mo. Ayun, shout out nga pala kay Miss Cinderella Ella Palomares. Yan. Shout out sa'yo. Good evening. Yan, so naway lagi ka namin makasama na sa ating mga Zoom gathering ha. And then see you soon. And yun, before I start,
Kasi katatapos lang nung ating mastery class last Friday. So gusto ko lang pong i-recognize and then i-shout out yung lahat po ng mga graduate. Yan. So actually may PowerPoint ako para sa inyo eh. So i-share screen ko to para sa inyo ah. Para kahit papaano so ano tayo? Dire-diretso tayo. Ito, i-share screen ko lang po. Ayan. So isa po ito sa ano eh, sa system support at the same time naman din ang ating buong grupo. Yan. Alright. So, hindi ko nakita yung chat. Ay, may chat. Guys, patype nga po ng 1 kung nakikita nyo po ng malinaw yung aking ano PowerPoint. 1 lang, 1. Or may nakaharang. Ayun, maraming salamat. Sir Mike, di ba? Grabe, no? So, ayun. Gusto ko lang po i-recognize, no? Ilan lang naman po sila, no? So, congratulations po sa lahat po ng mga nakagraduate ng Mastery Class Batch 2 po natin. Di ba? So, pwede mo itong screenshot, di ba? At the same time naman, and then let's congratulations po sa lahat ng mga nasa group chat po, at mga nandito sa ating chat box. So, ayun. Congratulations kay Miss Lysel Moreno. Yan, for being accomplished ng ating ano Mastery Class Batch 2. Congratulations. Next, congratulations din po kay Mr. LV Sekil. Congratulations po. Yan, di ba? At the same time, congratulations din po kay Coach Ria Manalaysay for accomplishment of the Batch 2 ng Mastery Class. Congratulations. And at the same time, kay Ma'am Natividad Belaos. Congratulations din po for graduate for being Mastery Class, di ba? At the same time, ayun. Yeah. So congratulations po sa lahat ng ating mga ng lahat ng ating mga graduates. Ayan. So ayun. Dadako na po ako sa ating pinaka-topic. So hindi ko natatanggal yung ating yung ating PowerPoint. So ayun, kung nakita niyo po yung ating poster, di ba? So actually, ang ganda ng poster natin, di ba? And yung aking partner dyan, si Coach Natalie Jurado, sabi ni Coach Briggs, di ba? Maganda. Hindi na binabasa yung nakasulat eh. Ang tinitingnan lang yung picture lang doon sa poster. Tama ba? Pero again, so welcome po sa ating HITS Gathering Night. Ang ating topic po for tonight yan, is yung ating Goal Setting Award System. Yan. Actually, ang ganda ng topic natin. Ulitin ko po, ito po yung topic na kung saan pag ito po iyong isinabuhay, pag tinake action mo, kahit nagsisimula ka ulit kahit nagsisimula ka ngayon, this is one of the best system, game plan, guide na talagang susundan mo para miso makarating ka sa level ng mga top earner o kung sino man yung mga successful na tao sa ating industriya. Dito po kami nag-start. Natatandaan ko nung dati, di ba? So ako ay nagsimula lang din parang katulad po ninyo, pero nung natutunan ko po etong award system, ito yung pag-goal setting na to, dito po unti-unti nagkaroon ng mga resulta po tayo, di ba? And at the same time kung ikaw naman ay nagsisimula ulit, di ba? At nagbabalik-loob. So this is one of the best guide na talagang gawin natin and then talagang i-take action para ikaw ay makabalik ulit sa iyong momentum. Yan, especially napakagandang topic lalo na ngayon September 26 pa lang, di ba? So, kumbaga start the week right for being a Monday. Yan. So, guys, pa-type nga po ako diyan ng game kung ready ka na. Pa-type nga po ako ng salitang game kung ready ka na. Yan, game. Ayun, maraming salamat po sa lahat na nag-type ng game. Naway kayo po ay ulanin ng maraming 15 accounts na iyong direct, 'di ba? At the same time ilagay mo sa iyong times many. Yan. Salamat po sa lahat ng mga nag-type ng game. So malinaw naman po yung boses ko, no? Tama? Malinaw naman. Tama po. Ayan, game na po, sabi ni Sir Richard. Okay. So guys, ito na. Ay, meron pa palang isang habol. Sorry, hindi ko po ito na isama po kanina. Congratulations din po kay Sir Jesse De La Cruz Buenavista. Yan, congratulations po for being Mastery Class graduate. Hindi lang na isabol kanina.
Congratulations po. Yan. Pwede yung screenshots, ha? And ayun, ito na po yung aking topic. Award system. Yan. So, ito pong award system po natin, dalawang bahagi ito. Actually, may bonus pa ako mamaya para sa inyo eh. Oo. Bukod dun sa akin, dalawang bahagi. Okay? So, ito yung award system natin na kung saan saviors and hits. Okay? Of course, lahat po tayo is under ng saviors. Tama? At ang grupo natin ay isa lang po sa department under ng saviors. And kung bakit po yan lumalaki, kung bakit po yan nagpo-progress or nagle-level up, because of the award system. I will make sure na pag ito ay sinundan mo at ginawa mo po, so again, ikaw ay unti-unti magle-level up hanggang sa ikaw ay magkaroon talaga ng grabing resulta. So, here's how our award system. Ito na. Guys, kung tatanungin ko po kayo, no, masarap bang ma-awardan? Masarap bang ma-recognize? Masarap po ba? Kaya nga, sagot ka nga sa may chat. Yes, di ba? Sabi ni Coach Nat. Na naramdaman mo ba dati nung ikaw ay nag-aaral, pag ikaw ay nare-recognize as bilang honor of your school, di ba masarap sa pakiramdam na ikaw ay nare-recognize? Nung ikaw ay nagtrabaho, di ba masarap ma-awardan or mismo masarap ma-recognize as one of the best employee of the month, best employee of the year, na nare-recognize ka ng boss mo? Di ba masarap po yun? Di ba? Sa negosyo po natin, dito pwede ka rin ma-recognize. Pero hindi lang po basta-basta certificate yung pwedeng ibigay para sa'yo. Because every award, every recognition, every certificate na marireceive mo po dito, may kalakip po yun na malaking income. Of course, di ba? Sabi ni Coach Jenny, di ba? Top 1. Oh, di ba? Top 1 sa sales, di ba? Yung best performer. Di ba? O di ba si Coach LP na recognize, di ba, sa ano, sa mga si Coach LP, ang daming trophy niya sa bowling eh, di ba? Oo. Masarap. Kumbaga, sa negosyo ginagawa natin, ang gusto ko pong i-point, huwag kang mabaliw po sa income. Actually, the income is side effect. Uulitin ko po ah. Sa lahat po na nakikinig po ngayon, mapabago or medyo yung iba mga matatagal na, huwag kang mabaliw sa income. The income is the side effect of the award kung ano yung tinatarget mo. Yun po yun. Huwag kang mabaliw po sa income. Ang income po ay side effect lang po ng award na tinatarget mo at kinukuha mo. Of course, di ba? Kung ano yung award na kinukuha mo, lahat po yun may corresponding income. And then once na nareceive mo yun, nakuha mo yun, you'll already have it, the income na nakaakibat po doon. Ganun po siya. Kaya sabi ko nga po, mas maganda na dito ka mabaliw, dito e target mo. Kasi isa po ito sa magpapalaki ng iyong grupo. And believe me ha, believe me. May nagtanong kasi sa akin dati, Mentor Mark, paano mag-handle ng grupo? Yan, yung tanong niya. Paano mag-handle ng grupo? Ano yung dapat kong gawin? Isa lang ang pinaka-wisdom na sagot namin po doon. Alam mo ko ano? Mag-target ka ng awards. Kasi pag nag-target ka ng awards at nakikita ng iyong mga distributor na kinukuha mo yung specific awards na yan, every time na meron kang sasabihin or ituturo, papakinggan ka nila. Kasi meron kang nagawa. Yes, nakaugnay sa negosyong ginagawa po natin. Diba? Kaya sabi ko nga, no? So, ito yung pinakakukunin natin. Ano yung awards? Ano yung goal setting na award po na to? At dito tayo magbase. Yan. And then, makikita mo mamaya kung nasaan ka ng range. Diba? Makikita mo mamaya. Kaya mas maganda na mas lalo mong palakasin. Mas lalo mong pataasin. Mas lalo mong pagyabungin. Kung ano man yung range na nanandun ka. Kaya kailangan talaga nagle-level up ka talaga. Ang ituon natin, ano yung target mong awards dito? So, ito na. So, game na. Yan. Diba? Best in escort? Grabe yung pogi talaga ni Coach Briggs, diba? Best in escort? Ako hindi ako naging escort eh. Ako yung kaaway ng lahat. Tagalista kasi ako ng noisy.
Di ba? Pagkatagalit sa kanan noisy. Eh sa amin kasi bawat guhit ng ingay may piso. So galit na galit sa akin yung mga classmate ko pag nililista ako sila. Tapos, eh bawas yung sa baon nila. Eh ako pinapalista ni mami. Di ba? Eh ganun talaga. So anyway, ito na po ang ating award system. Okay, ready na. So like what I said po, hindi po namin ito sinasabi, okay, nang wala-wala lang. Kasi way back, nung ako po ay nasa level ng bawat isa po sa atin na tayo ay kasama sa award ng ating grupo, ako din po ay nagtatarget po niyan. Especially sa seniors po. Wala pong pag-aangat po ng bangko, hindi po siya madali ah. Hindi po siya madali. Okay? Hindi siya madali, pero it's all worth it. Year 2013, 2014, 2015, 2016, hanggang 2017 po, nung bago kami i-Hall of Famer, hindi po tayo nawawala sa top earner sa Saviors. Hindi po. Yes, hindi man po ako ang palaging top 1. Kasi nagpapalitan lang naman kami ni Mentor John Mel dati ng top 1, top 2, top 1, top 2, top 1, top 2. Naging top 5 din ako noon, naging top 8 din ako noon. Pero I will guarantee na hindi ako mawawala sa top earner ng Saviors kasi gusto ko laging makuha po yung income na gusto na ano na target o yung mismo na award. Plus, sa bawat target po ng pagiging top earner sa buong grupo, ay then yun, nakita yan nila Coach Briggs dati nung tayo ay kasama pa sa na-awardan, di ba? Sila Coach Natalie, kasama ko rin yan sa mga na-awardan eh. Di ba? Hindi ko po namamalayan nang dahil po sa palagi kong pag-target sa award, di ba? Sa Saviors top earner, hanggang sa na-awardan po tayo sa international. Yun po yun. That is the stepping stone, di ba? Para ikaw ay makapag-level up. Kasi bawat award po na yan, may corresponding po na income. Kaya sabi ko nga, huwag kang mabaliw sa income. The income is the side effect of the award na gusto mong kunin. Kaya kung magta-target ka po ng award, we'll make sure talaga na kunin mo talaga. You do whatever it takes. Kasi andun po kakakibat nun yung malaking income. Do you want to prove me to you? Ito po yun. Ito po yung sinasabi ko po. Yan. Diba? Nagta-target tayo ng top earner. Diba? And kaakibat din ng ating multiple account, kung makikita mo, this is not unupdated na. Pero still, because of the targeting the award, diba? Yung kinita ng lahat ng ilan sa mga account ko, 2, 4, 6, 7. Ito, actually account ko is 15. Ang kinita niya is nasa 14.1 million na. 14.1 million, hindi pa kasama yung 7 account. Actually, hindi na siya updated eh. Nasa 15 million na yan. Oo. Guys, not to brag, but to inspire. Nandahil po sa pag-target ng awards, nandahil po sa pagkuha ng awards every month, 'di ba? Hindi ko po namamalayan nakakaipon. Kumikita talaga ng malaki because sa may pag-target po niyan. Ang gusto ko pong i-point na lahat po tayo mag-focus tayo sa pagkuha ng awards. Mag-focus ka sa pagkuha ng awards kasi 'yan yung magbibigay ng malaking resulta sa iyo pagdating po ng araw. Okay? So, ano ba yung award na 'yan, Mentor Mark? Huwag kayong mabaliw sa income na 'yan ha. Actually, maliit lang po 'yan. Maliit lang 'yan. Compare pa sa kinita talaga ng mga grand mentors pa natin. Pero para po sa akin, as bilang pangkaraniwang empleyado, di ba? Alam mo yon, pwede na kahit papano. Kasi bago ko kumita ng 14.1 million sa SM, it took me 140 years bago ko yan kitain. Di ba? Pero sa negosyo po natin, pwede mo siyang kitain or mas higit pa dyan pag sinundan mo po itong topic ko na to na award system. So game, focus tayo. Mentor Mark, paano kikita niyan? Ano yung dapat kong gawin para kunin ko yan? Ito po yung dapat kong gawin. Okay, ito na. So ano yung mga award na kailangan mong kunin? Una, number one, okay, NUC award o yung ating new Unilevel commission. So ano po yan? So ito po yung para sa all active members. Lagi mo tandaan ha, ito yung isa sa mga prerequisite para ikaw ay ma-awardan sa international. Kailangan, okay, kailangan mo palagi itong nakukuha every month. So ano to? For active members who maintain their account in one calendar month, every month,
kailangan, okay? Kailangan na kakapag-maintain ka ng NUC sa account mo. Believe me, ah, believe me. If you want na makuha yung awards, lalo na sa international, dapat hindi ka pumapalya sa pagkuha ng NUC. Always remember that. What award, anumang award yung gusto mong kunin, basta hindi ka dapat pumapalya sa pagkuha ng NUC. That is one of the basic requirements sa pagkuha po ng award. Especially, imagine mo to, di ba, nag-grocery ka sa family mo eh. Instead of i-grocery mo sa labas, yung sabon, yung toothpaste, yung alcohol, yung shampoo, kung ano pa man din yan, mag-NUC ka every month para na may maintain yung account mo. Bakit? Para kung saan mag-landfall, yung iyong account, awardee ka pa rin. Yan. Sige nga, dito nga sa mga nag-chat sa atin, sino rito ang mga naka-maintain na ngayong month of September? Type mo nga dyan, me. Sige nga. Sino na yung mga nakapag-type, sino na yung mga nakapag-NUC ngayong month of September? Type mo yung me. Yan. So, yeah, di ba si Coach Benjur, dalawang accounts pa, di ba? Grabe. Today is September 26. So, ang last cut-off natin ng NUC every month, every 27. So, sa mga hindi pa po nakakapag-NUC for this month of September, don't forget na makapag-NUC ka last day for tomorrow. Kasi bakit? Isa po yan sa prerequisite, kaibigan. Huwag mo siyang baliwalain. Kasi normal na po yan. Okay? Sa mga talagang tumatarget ng awards, talagang normal na talaga sa pagkuha yan. Hindi ka mag-NUC nang wala lang. Bukod sa magagamit mo yung produkto, bukod sa magagamit ng family mo yung products, okay? Yung account mo ay marerecognize pa o ikaw ay ma-awardan pa sa ating international. Kaya mas maganda hindi nyo po yan nakakalimutan. Kaya again, let's have an 62.5 NUC every month or worth of 2,500 na maintain every month. So wag na wag makakalimutan, ha. This is one of the basic requirements para ikaw ay ma-awardan. Diba? And saludo po ako sa mga nakapag-NUC na. Ako din nakapag-NUC na ako ngayon po. Dalawang account pa nga. Kasi yung dalawang account na pinanlalaban ko sa international, kailangan talaga naka-maintain yun. Oo. Plus the uni-level. Oo. Lagi mo isipin long-term. Diba? So yung long-term na yun, pag lumaki organization mo at lahat sila nag-NUC, ang laki ng income mo through uni-level. Kaya wag mo siyang baliwalain. Oo. Kaya again, lagi mong i-NUC yung account mo. Start ka sa isang account. Diba? And pag kumikita na rin yung pangalawa, i-NUC mo rin siya para naka-captured. And then nare-recognize na bibilang yung peers niya. And sa may uni-level. Okay? That's number one. NUC. Okay? Next. Yellow Flame Awardee. Yeah. So award natin to sa ating hits, ha? Sa ating grupo. So it's all active members who achieve 4 accounts to 9 accounts in 1 calendar month. So ibig sabihin, sa mga nakakita na ng multiple account, okay? Pag ang account mo is starting to 4 accounts hanggang 9 accounts, ikaw ay awardee as one of the Yellow Flame Awardee. Yan. Of course, sa pag-rehead pa lang, sa pagdagdag mo ng account, kaibigan, may income ka na. Diba? May income ka, direct referral eh. Diba? And at the same time, meron pang pares yan. Lalo na pagkas nasa 9 accounts na, may mga pares pa yan. May cheque ka. Plus, awardee ka pa ng Yellow Flame Awardee. At unti-unti mong nakikita na yung account mo ay unti-unting nabubuo. Para yung bahay, diba? Yung bahay. Sa simula, di mo pa ma-appreciate yung account mo kasi nag-iisa pa lang. Pero believe me, pag yan ay unti-unti mong nakompleto or unti-unti mong binubuo at once na yan ay makompleto, ma-appreciate mo yung beauty ng multiple account na sinasabi namin. At mamaya may bonus ka ako sa inyo. Diba? So yan, 4 accounts to 9 accounts, you are already awarded as one of the Yellow Flame Awardees. Yan. Next. 7 Headers Club, sa Savers to, sa Savers Awarding po natin, ito po yung account ng 7 Headers Club. So, mara-recognize ka din as one of the 7 Headers Club ng ating grupo. Yan. So, ayan yung perfect structure ng 7 accounts. Diba, kung mapapansin mo, may bakante pa sa may gitna. For your business expansion yan. Lalo na sa lahat po ng may mga account na ganito na,
unti-unti mong dagdagan yung account mo hanggang sa makompleto mo yung buong 15. Kasi makikita mo yung beauty niyan pagka dumating yung araw na kompleto na yan. Oo. Diba? Next. Blue Flame Awardee, it's for all active members who achieve 10 accounts to 14 accounts. Yan. Ganito po yung structure. Ito yung 10 accounts. Yan. Pagka unti-unti mo nang binubuo, diba? Hanggang sa 14. 14 accounts. Blue Flame Awardee. So, mas mataas na award yan. And plus, nakikita mo na talaga na unti-unti nang nabubuo yung bahay mo. Oo. Yung bahay mo na long-term sa negosyo. Kasi yung account mo ay naka 14 accounts ka na. Oo. Kaya shout out po sa mga kompleto na yung account, di ba? And ito po yung ating target. Of course, the 15 Headers Club. Yan. The 15 Headers Club or our Red Flame Awardee. The complete 15 heads. Yan. So, yeah, sa mga nandito po sa may chat, no? Guys, patype nga po ako dyan ng me kung ikaw ay naka 15 accounts. Sino po rito yung mga naka 15 accounts na? Type ka nga ng me kung ikaw ay 15 accounts na. Di ba? O, di ba? Si Ma'am Pearly, si Ma'am Donna, sino pa? Sige. Si Ma'am Julie, Ma'am Natividad, Sir Richard, Ma'am Alicia, Coach Briggs, Ma'am Corazon. Sino pa? Yung mga naka 15 accounts dyan. Sige. Di ba? Si Sir William, di ba? Ma'am Perlita Corose, di ba? Si Ma'am, si Ap Natalie, may sila Coach Benjure, si Ma'am Cherry, di ba? Ma'am Cherry, sila Coach Elfie, sila Ma'am Jenny, sila Coach Nestor. O, di ba? Yan, si Ma'am Emily, Ma'am Donabel, di ba? Actually, ang ganda ng accounts natin pag nakompleto mo yung 15 heads. O, di ba? Si Coach Elfie, hindi lang 15. 17 accounts pa already. Di ba? So, actually, yung account mo po na to, na sinasabi po natin, this is the best account. Diba? Na i-target mo para at the same time, pag dumating yung maraming tao, maraming account mo ang paglalagyan, plus maraming account mo din yung kikita. Believe me ha, sa mga nakikinig po sa amin po ngayon, dahil na kung ikaw ay nagsisimula, i-target mong tapusin yung 15 accounts mo. Of course, not only that tapusin yan, diba? Bagkos, lagyan natin ng mga tao. Kasi maglalabas yan sa iyo ng milyong-milyong income. Katulad nga nung pinakita ko po sa inyo kanina, pinakita ko sa inyo kanina habang tayo nag-i-start, on my 15 accounts, yung 7 accounts po doon, kumita na po siya ng 14.1 million. Gross, ano yan ha? Neto. I mean, ano, gross income. Gross income. Wala pa yung ibang account na kumita pa. So roughly nasa 15 million plus na kasi yung binalik din. Imagine mo, di ba? Kada isang account, 1 million na yung kinita. Di ba? So again, iba po talaga yung impact pag ang account mo ay naka 15. Okay? Kaya again, congratulations sa lahat po nang a-awardan natin ng 15 accounts or Red Flame Awardee sa ating susunod na awarding kasi ikaw ay naka 15 accounts. Di ba? Next tayo. Family accounts. Ito, yan. Family accounts. Of course, not only na para sa iyo lang yung account, no? Kasi pwede mo rin bigyan ng account din yung family members mo. Kaya shout out din po and salute sa lahat po ng mga naka-family accounts po. Nakasama ko rin po dito sa ating negosyo. Yan. Kasi alam mo yon, ang sarap isipin na hindi lang ikaw yung kumikita. Kasama mo rin yung family member mo. Parang ganito, 'di ba ako naka 15 heads? 'Di ba? Pwede din family, 'di ba? Naka-family accounts din yan, 'di ba? So ako 'di ba naka 15 heads. Si wife as my direct, si Coach Ria, naka 15 heads. Yung anak naming panganay, si Yuan, 9 years old, naka 15 accounts. Diba? And si Zoe, yung 9 months namin na baby, bibigyan din namin ng account din yun. Actually, ang account po namin existing ngayon, sa amin pa lang to ha, naka 45 accounts na po. Kung bibilangin mo pa yung sa kapatid ko, sa mama ko, sa papa ko, naka 60 accounts na po kami. Already kaagad. Oo, wala pa yung iba pa naming mga ano yung tita ko, si Tita Lori, 'di ba? Ilang accounts din 'yon, 'di ba? And then yung mga pinsan ko pa. Yan. So kaya saludo po ako sa mga ano mga naka-family accounts, so, 'di ba? Sila Ma'am Corose family, Oreo family, Domingo family, 'di ba? Oo. Yung mga naka multiple mga naka ano dito, yung mga naka dito, mga naka-family accounts. Yan. So congratulations po. Family accounts po is one of the best account din. Para hindi lang ikaw kumikita,
Kasi ang iisipin po natin is long term. Ito, ito, lagi ko ito sinasabi ha. Huwag mong isipin na maglalabas ka ng pera sa wala lang. Kasi as bilang parent, katulad po natin, di ba? Gusto natin yung pinaka-best para sa mga anak din natin. Di ba? Huwag natin isipin palagi yung pansarili lang. Kasi sooner or later, hindi man nila ngayon maintindihan kung bakit natin sila binigyan ng account. Pero pag yan ay nagkaisip, lumaki yan, maa-appreciate nila na binigyan mo sila ng account at hindi mo sila nakalimutan. Lalo na kung may anak ka man na medyo skeptic or negative pa sa may ginagawa natin, huwag mong tingnan yung kanyang pagka-skeptic or pagka-negative. Bigyan mo siya ng account kasi sooner or later, pag naintindihan niya at na-open mind siya about sa negosyo po natin, ma-appreciate niya po na hindi mo siya nakalimutan. Again, ang negosyo natin is long term. Kaya saludo po ako sa mga naka-family accounts din. Di ba? Congratulations. So next, award. So rookie awardee. Yan. Etong rookie awardee na to, example ah, ang basihan natin dyan yung mother account. So advantage mo pag naka-multiple account ka eh. So sa rookie awardee, para ma-awardan ka po niyan, kailangan mong magkaroon ng 10 encoding sa left, 10 encoding sa right. Of course, pag ikaw ay naka-multiple account already, kung na, naka 15 accounts ka, 7 agad sa left yun, 7 agad sa right yun, 7 pairs, di ba? Pero again, sa rookie, kailangan mo po ng 10 encoding sa left at 10 encoding sa right or 10 pairs. Ang benefits po niyan, have a chance to be one of the saviors mastery class. Yan. Especially po, yan, sa mga ano, sa mga hindi pa nakakasama sa ating mastery class, i-goal mong mapa-10 pairs yung account mo. Yun, nakausap kung ano nakaraan sila, Sir Relante, di ba? Ang goal niya rin, mag-10 pairs yung kanyang account. Sa mga hindi pa po dito, mga nakaka-10 pairs yung account mo, i-goal mo mag-10 pairs yung account mo para makasama ka sa ating mastery class. Especially sa mga naka-family accounts din na hindi pa naka 10 pairs yung kanyang mother account to, i-goal mo mapa-10 pairs yan. Believe me po, kasi dyan po mag-i-start yung pag-develop sa'yo as bilang leader sa ating grupo na makasama ka sa Savers Mastery Class. Kasi magagamit mo yung maituturo po natin doon. Oo. So, ang goal ng lahat, itong 74,000 participants na mga nandito, dapat maging 10 pairs ka. Kasi dyan magsisimula yung malaking income. Kasi magwa-1515 na yung account mo. Oo, especially yung mother account, of course. Yan ang pinakamas malaking income eh. Kaya alam mo, na-appreciate tayo ng mga ano, mga naka 10 pairs na. Di ba pagka may income yung mother account mo at nagkaroon ng pares, di ba 1-5 na? Di ba? Kasi nga, graduate ka na ng 10 pairs. Plus, nakasama ka pa sa mastery class. So again, i-goal natin na mapag-graduate ka ng 10 pairs ha. So that's rookie awardee. Next. Ayan. Top encoding group. So isa to sa mga award na gustong-gusto ng may mga team. Di ba na-shout out kanina ni Coach Natalie yung mga ano, yung may mga team po dito. Ang isa sa mga gustong-gustong makuha ng lahat na may mga nag-handle po ng team is yung top encoding. Ano yan? It's for active groups. Open for all active groups who achieve most number of encoded accounts in one calendar month. Ibig sabihin kasi, pagka ikaw ay na-awardan as one of the top encoding, nag-generate ng group sales yung organization mo. Ibig sabihin, may kumikita sa organization mo. Ibig sabihin, nag-deliver ng resulta yung organization mo. Mapa-strong side man yan or mapa-weak side man yan, ang i-goal natin, ma-awardan ka as one of the top encoding group. Yun po yun. Kaya again, kaya saludo po ako sa laging mga na-awardan ng top encoding group. Especially yung Dream Fighters, di ba? Na-awardan ng top encoding group. Yung Team Kratos, di ba? Congratulations po. And soon yung ibang mga team pa dito, ma-awardan din yan. So again, top encoding. Next. Best Director, yan. Isa po ito sa best award na pwedeng makuha ng lahat ng mga bago. Yan. Especially po, kung nagsisimula ka ulit at kung nagsisimula ka sa negosyo natin, this is one of the best target. So ano yung best director?
It's open to all active members who achieve most number of directs in one calendar month. Sa saviors, para ma-awardan ka ng best director, kailangan mo po ng 5 direct sa loob ng isang buwan. 5 tao na mapapasaling bago, ha? And sa buong grupo ng hits, pag tayo nag-awarding, 3 direct naman. Ang healthy ng organization mo, pag every month, meron kang bagong tao na papasali. Ibig sabihin, not only the rehead of your organization, pero meron kang bagong tao na napapasama or mismo kasama sa negosyo. At mas marami kang direct, di ba? Mas maraming chance na mas mabilis lumago ang organization mo kasi nadadagdagan ka ng bagong tao. Ganun po yun. Kaya sa mga bago po na mga nandito at sa mga nagsisimula ulit, nagbabalik loob. At the same time, sa mga leader na mga nandito, don't forget na i-target palagi ang best director kasi open for all yan. Ang sarap kayo isipin, no? May bago ka laging direct every month. Diba? Ang sarap kayo isipin. And then at the same time, sa lahat po ng mga nandito, mas maganda, matulungan din natin yung mga leaders, downlines din natin na makapag-direct din sila sa pamamagitan ng pag-assist din sa kanila. So again, congratulations po sa lahat ng mga bagong directs. So yan, best director. Sa saviors, 5. Sa hits, 3. So yun, best director. Okay, next. Top earner, ito na, yan. Top earner. So this is one of the best award na maganda mong kunin. It's for all active members who achieve maximum net income and above in one calendar month. Sa saviors, para ma-awardan ka ng top earner, kailangan mo pong kumita ng 30,000 or 45,000 gross income. Yan. At sa buong grupo ng hits sa atin, kailangan mong kumita ng minimum 10,000 to 15,000 gross income. So ibig ko pong sabihin na para ikaw ay ma-awardan ng top earner sa grupo, kailangan nag-generate ng income yung account mo. Oo. And para malaman mo na ma-awardan ka, kailangan ma-hit mo yung qualification. Actually, sabi ko nga po kanina, no, diyan ako nag-start. Diyan kami nag-start. Ano man pong nakikita nyo na award sa mga grand mentor, sa ating mga generals, plus sa ating mga hits high table po, so diyan kami nag-start sa pag-target. And sabi ko nga po kanina, sa lahat po ng mga nandito, no, pag nandun ka na sa circle, na nakapasok ka na ng top earner, na nagawa mo na, di ba? Wag na wag na wag kang papayag na hindi mo siya makuha every month. Wag. It is an indication na ikaw ay kumikita pag ikaw ay na-awardan. It is a gauge for you, di ba? Na ikaw ay ma-recognize para ikaw ay maging top earner. At lagi mo isipin to, lagi ko itong sinasabi, di ba? Yung pag-akyat mo ng top earner kahit sa saviors or sa hits, of course, i-goal na natin sa saviors, no? Para bonus na yung sa hits. Yung pag-akyat mo ng top earner sa saviors, hindi lang yan para sa'yo. Given na nakikita ka eh, kasi kinukuha mo yung top earner, di ba? Given na po yun kasi may kaakibat siyang income. Pero yung makita ka ng distributor mo, ng business partner mo, ng mga leaders mo, o ng mga members mo na ma-awardan, ibig sabihin, kaya din nilang magawa kasi nagawa mo. Kaya lagi kong sinasabi, ipaglaban yung pagkuha ng top earner. Kunin mo whatever it takes. Kasi sabi ko nga po, iyan yung award na talagang pinaglalaban namin every month. At hindi po kami pumapayag na hindi kami ma-awardan dyan. Hindi mo man makuha palagi yung top 1. Of course, bonus talaga pag top 1, mas malaki income. Pero yung kailangan na hindi ka talaga mawawala. Kasi bakit? Lagi mo isipin, meron kang mga business partner na nakatingin sa'yo. May mga business partner ka na mismo talagang inaangat mo, binibit-bit mo, dinadala mo or binubuhat mo. Kaya mas maganda talaga na lagi ka ma-awardan every month. What rank it is, pero mas maganda top earner ka palagi. Ganun po yun. And syempre sa pag-target yan, saviors dapat. Para mas malaking income. And above, mas malaki palalo. Kasi dyan talaga mag-i-start yung mas malaking income hanggang sa makapasok ka sa international. And eto, dito sa mga nasa may chat sa ating Zoom gathering,
Sinong gustong pumasok ng Save Your Top Earner ngayong buwan? Type mo nga dyan, ako. Yan. Sinong gustong pumasok ng Top Earner ng Saviors ngayong buwan? Type mo nga dyan, ako. O, di ba? Si Coach Rhea, ako. With capital letters, di ba? Me. Si Coach Nat, di ba? Sino pa? Si Coach LP, di ba? Si Ma'am Natividad. Sino pa? Si Ma'am Donna, si Sir Joven. Sige. Si Sir Nestor, me. Di ba? Sino pa? Yung iba, ayaw pumasok. Si Ma'am Annaline. Oh, bago to ha, pero gustong pumasok din. Si Ma'am Cherry, di ba? Sino pa? Sino? Sino yung gustong pumasok ng Save Your Top Earner? Ang dami, dami ng chat-chat na eh. Kailangan sinasabi mo siya. Kailangan ano ma-i-focus mo siya na talagang i-target. Kasi bakit? Diyan po magsisimula po yung malaking income pag talagang tinarget mo na yan. And we have 4 days to go para makapasok dyan. Kasi bago mag-September, lalo na yung may mga konti na lang yung kulang o yung medyo may laki pa, maraming pwede magbago sa loob ng 4 na araw. Pwedeng mamaya, pwede kang makapag-close ng 15 accounts ngayon or 30 accounts or even 45 accounts. Pwedeng bukas may magpadala sa'yo ng 15 heads. Pwedeng tas lagay mo sa times many. Pwedeng may mangyari or marami mangyari sa loob ng 4 na araw. Hanggat meron pang panahon at oras, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha. Huwag na huwag kang titigil. Matatapos lang yan or mababaliwala lang yan pag huminto ka at talagang hindi ka na kumilos. Oo. Pero para sa mga taong gusto talagang kunin yan, they do whatever it takes. May oras pa para kunin. Isipin mo lang kung sino yung kailangan kausapin, kung sino yung dapat i-follow up, di ba? At the same time naman din na alam mo yung parang tipo na para makuha mo talaga yung pinaka-target. Oo. And then at the same time na ano, para man ikaw ay ma-awardan. Again, yung award po na yan, yung pagiging top earner, not only for you, ah, for your downlines. Especially sa lahat ng mga so, ano mo, grupo mo na tinatayo. Para mas lalo ka pang makilala sa buong grupo. Yan, di ba? So that's top earner. So next. K to M Club Earner. Yan. Actually, ito yung sinasabi po po, no? Yan. So, hindi lang po tayo basta-basta sa ano, no? Sa yung iba pa mga awards. Pero pwede ka rin ma-recognize sa mga sales rally, okay? Sa ating mga anniversary sa Saviors as one of the 100K Club, 300K Club, 500K Club, 700K Club to 1 Million Club. Yung mga wala dyan, 200, ma-awardan din yun, of course. Pero still, alam mo yung nakakaipon yung account mo ng income, di ba? And i-goal mo na yan ay maging Millionaires Club. Actually, dami na rito Millionaires Club sa buong grupo natin, di ba? Si Coach Breg, si Coach Nat, million-million na yun. Lalo si Coach Benjor, million-million na yung naging income ng kanilang mga account eh. Pero ang i-goal natin, di ba, hindi lang mapa-10ers yan, hindi lang mapa-saver stop earner yan. Pag-cost yan ay maging milyong income talaga na ibibigay para sa'yo. Ma-awardan ka. K to M Club Earner. Yan. Di ba? Next. Eto na. So, yun yung para sa grupo natin, ha? Sa Saviors and then Hits Top Earner. So, ito second na mismo na ano natin, award system, ito po yung ating sa company. Yan. At is kahit papano, alam mo yung range kung nasaan ka na sa company natin. So, ito po yung ating mga UNO award system. Ito po yung sinasabi ko kanina, no, na huwag mong baliwalain, okay, yung NUC. Kasi bakit? Doon ka po, huwag mong babaliwalain yung NUC kasi pag nag-landfall yung account mo kung saan pares yan, ma-awardan ka sa ating company. Opo. So, ito po yun. So, ating UNO award system. Ano ba yung UNO award system? So, una, Eagles Club. Yan, Eagles Club. Okay, assuming yung account mo naka 15 accounts ka ha. Okay, assuming yung account mo naka 15 accounts ka. Ang kailangan mo sa Eagles Club ay dapat meron kang 25 encoded accounts sa left. Kaya po lagi namin pinapamonitor yung inyong account at pinapa-screenshot para alam mo kung ilan na yung pares ng kumikita mong account para ma-awardan po yan. At yung sa right, dapat meron kang 25 accounts sa right, encoded ha.
So you will get 25 pairs plus dapat nag-NUC ka within the cut-off every month. Meron kang NUC every month para ikaw ay ma-awardan as one of the Eagles Club awardee. Again, ikaw na nakikinig po sa akin ngayon, no? Okay? Sa mga hindi pa na-awardan ng Eagles Club, mamaya i-check mo yung account mo kung ilang pairs na yan. I-check mo mamaya. At kung ikaw ay naka 25 pairs na, okay? Ilapit mo sa mentor mo, sa coach mo, para ikaw ay ma-awardan ng Eagles Club sa sales rally natin. Oo, don't forget dyan. Basta kailangan nag-NUC ka every month. Opo. Kaya sinasabi ko po palagi, huwag mong baliwalain yung NUC. Kasi yan po yung magiging prerequisite mo para ikaw ay ma-awardan sa awarding po natin sa buong company. So again, Eagles Club pa lang yan ha. 25 sa left, 25 sa right, 25 pairs. Okay, pwedeng rehead yan or pwedeng mga tao din yan. It depends. Basta yung account mo, dapat meron 25 sa left, 25 sa right, 25 pairs. Eagles Club. Okay, next. So itong Fast and the Furious, ito na, ito na. Ito yung hinahabol at gustong-gusto ng mga bago na kailangan para ikaw ay ma-awardan nito, kailangan talaga ma-achieve mo. Fast and the Furious within 5 months. Within 5 months. Example, account mo to. Okay, naka-multiple account ka na, 15 heads, 'di ba? Mas much better. Ang kailangan mo po ay dapat makapag-generate ka ng 50 sa left at 50 encoded account sa right para ikaw ay maging 50 pairs. Plus, NUC every month, ikaw ay awardee as one of the Fast and the Furious, okay, ng ating company. Again, sabi ko nga po, no, sa mga bago po na nakikinig po sa akin ngayon, kung hindi ka pa 5 months, kung wala ka pa sa 5 months, since na-encode yung account mo, no, i-target mo to. Kunin mo to. Bakit? Pag na-awardan ka as one of the Fast and the Furious, isa ka sa pinakamabilis kumita na mga bago. And especially pag nakita ng mga business partner mo or downline na ikaw ay naka-Fast and the Furious, gagayahin ka nila. Ibig sabihin, nagawa mo, kaya din nila. O, tingnan nyo na lang si Coach Nat. Diba? Awardin ng Fast and the Furious yan. Actually, lahat nga ng award sa ating company nakuha ni Coach Nat eh. Diba? Kaya meron siyang credential at karapatan na sabihin sa kanyang mga business partner na kunin mo to kasi nagawa din niya. Ganun po yun. Kaya again, sa mga nakikinig po sa akin na mga bago po ngayon, no? Okay? I-hit mo yung Fast and the Furious. I-hit mo siya. Kasi believe me, pag nakuha mo yan, ibig sabihin, meron kang downline sa ilalim na pwedeng tumarget yan, ang laki ng income din na ipapasok din para sa'yo. I-goal mo yung Fast and the Furious. Okay? 50 pairs. Pero take note, dapat may NUC ha. Dapat may NUC every month. Don't forget. So Fast and the Furious. At least nare-remind ko naman dito para sa lahat ng mga naghahabol ng Fast and the Furious. I-goal. You do whatever it takes. Sabi ko nga, yung award, yan ang pinakagusto nating kunin kasi kaakibat po niyan yung income. Yes, andyan yung effort. Yes, andyan yung grabbing oras sa ibibigay mo. Pero believe me, pag nakuha mo yung target mo, lahat ng effort, oras, pagod, bayad. Kasi nakuha mo yung tinatarget mo. Ganun siya. So again, Fast and the Furious. Next. Too Fast, Too Furious. Ayan. So ang kailangan nito ay dapat meron kang 100 pairs. Wala itong time frame. Pero every cut-off, every sales rally and every anniversary within 6 months, matarget mo yung Too Fast, Too Furious. Paano yan, Mentor Mark? Example, ikaw to. This is you. Naka-multiple account ka na. Okay. Example, may strong side ka na. Meron ka ng mga tao na babanggain. Diba? Yung marami mong tao na babanggain. Ang kailangan mo po is makapagsimula ka sa direct mo at yung direct mo kailangan magkaroon ng 100 encoding within 6 months. Oo. Para meron kang 100 pairs within 6 months na yan plus nag-NUC ka every month. Awardi ka ng 2 Fast 2 Furious. Magsisimula yan sa dalawang direct mo ha. Oo. Ulitin ko, kung may strong side ka na, 'di ba? Kailangan mo lang parisan yung strong side
magsisimula sa dalawang direct mo, ilalagay mo, tapos magpo-produce yung dalawang direct mo ng isang daang encoding. So meron kang two fast, two furious. Diba? Kung hindi mo man na-hit yung fast and the furious kung ikaw ay nagsisimula, diba? Two fast, two furious ang pinaka-alternative naman para ikaw ay ma-awardan ng fast and the furious pa rin. Two fast, two furious naman ang tawag. Yan. So, ayan po yun. 100 pairs. Okay? Next. One team. Yan. Etong one team po na to, kailangan mo po dito, assuming naka-multiple account ka, naka-15 heads ka, kailangan mo ay meron kang 100 encoded account sa left at 100 encoded account sa right. Ibig sabihin, meron kang 100 pairs, you will get, okay, one team. Plus, nag-NUC ka every month. Ito po yung mga speaker ng ating company. Ito yung mga nag-uuso, nag-OBP sa ating company. Actually, pag nag-100 pairs yung account mo, you are already 100K club sa ating grupo. Plus, okay, pwede ka pa mismo ma-award as one team. Magre-revalida ka kay Mentor Willard. Basta nag-NUC yung account mo every month. Don't forget. So mamaya, i-check mo yung account mo. Ikaw na nakikinig sa akin ngayon. Diba? I-check mo yung account mo, baka 100 pairs ka na. Pero make sure, para magpa-award ka ng one team, kailangan ikaw ay Eagles Club muna. Okay? Bakit? Mukhang kailangan ko ata ito ng maraming tissue pagka tinranslate ko to ng ang English eh. So again, uulitin ko po, no? You need 100 pairs on your account para ikaw ay ma-awardan ng one team o ng ating ano ng 100 pairs sa one team po na yan. Kailangan nag-NUC ka. Kaya again, kailangan talaga na minomonitor mo yung account mo. Sine-check mo yung account mo para alam mo kung saan ka maglalagay ng bagong tao plus kung ilan na yung pares mo. Okay? So that is one team. 100 pairs. Next. Speakers Bureau. Actually, old normal pa po ito. Pero ngayon, hindi ko lang alam kung ina-awardan pa rin. Pero isama ko na rin. Ang Speakers Bureau po, okay, dapat meron kang 200 encoded account sa left at 200 encoded account sa right. So you will get 200 pairs. Okay? Plus, nag-NUC ka every month. So you are awarded as one of the Speakers Bureau. Ang Speakers Bureau kasi, bukod sa one team, di ba, na ikaw ay nag-uuso na sa ating head office, ikaw yung Speakers Bureau, pag 200 na yan, so pwede kang ipadala sa bawat UBC or probinsya. Yun yung sa offline before. Tapos all expenses paid pa yan, meron ka pang ano, performance fee. So 200 pairs, ibig sabihin 200K club yung account mo. Oo, dyan sa specific mother account ha, pero still, meron kang 200 pairs. Ibig sabihin, kumita talaga na malaki yung account mo para ma-awardan ka ng Speakers Bureau. So again, sa mga naka 200 plus pairs na rito, di ba, pwede kang magpa-award ng Speakers Bureau. Pwede. Basta nag-NUC ha. Basta nag-NUC. Next, Millionaires Club. Ito na. Ito, gustong-gustong award na lahat. Millionaires Club, okay, ang left mo, dapat meron kang 667 sa left, encoded account. At sa right mo, meron kang 667 sa right. So you will get 667 pairs. Plus, nag-NUC ka every month, you will awarded as Millionaires Club ng ating company. Oo. So again, guys, sa inyong mga account, check mo yung account mo, baka 667 pairs na yan. At magpa-award ka na ng Millionaires Club sa ating company. And saludo ko sa'yo pagka ikaw ay naging 667 pairs na kasi yung account mo kumita na ng million. Opo, 667 pairs, i-times mo ng 1.5, 1 million plus yan. Kasama ang gross income sa bilangan. Kasama yung mga GC sa bilangan. Oo, 667 pairs. Kaya sa mga hindi pa na-awardan dito ng Millionaires Club, i-target mo yung Millionaires Club. Okay? Yan. Next. Car Achiever. Ayan. Of course, pag kumikita ka na, di ba, nag-accumulate na ng income yung account mo, meron ka ng chance na makabili ka ng pang-mobility mo. Oo. So, like what we said, nanggagaling po yung aming pinambibili ng resulta
sa pag-target po ng mga awards na pinakita ko po sa inyo kanina. Oo. Again, sa negosyong ginagawa po natin, para tayong artista, especially pag pumupunta ka sa lugar ng business partner mo, pag pumupunta ka sa iba't ibang mga lugar ng iyong kliyente, maganda na meron kang sasakyan. Opo. Especially kailangan na kailangan po yan or necessity talaga po yan. Huwag kang papayag na naa-awardan ka lang, di ba? At kumikita ka lang nang hindi ka magkaroon ng resulta pang mobility mo. Kasi pag nakapagpa-pay-in ka ng maraming multiple accounts, ang hirap bitbitin nun. Di ba? Ang hirap bitbitin nun. Kaya mas maganda talaga na meron kang gamit-gamit na sasakyan. Yes, okay po ang motor. Okay? Pero hindi kasya yung buong 15 accounts sa motor. Imagine mo, magbit-bit ka ng motor, no? Tapos yung kawayan, ilagay mo sa likod. Doon mo isabit yung buong 15 accounts or more than sa 15 accounts. Di ba? Tapos hindi... Excuse me. Tapos i-deliver mo. Again, sabi ko nga po, pag ikaw ay na-awardan na at ikaw ay kumikita na, i-goal mong makapaglabas ng resultang sasakyan. Kung may sasakyan ka na, saludo po ako para sa'yo, good. Di ba? Pero if wala pa, mas maganda maglabas ka ng sasakyan kasi kailangan mo yan para sa grupo mo. At iba po yung impact pag nakita ng business partner mo, di ba, na nakasakay sila, na nakita nila, nahawakan din nila, na-appreciate nila na may resulta ka nang galing po sa negosyong ginagawa natin at dahil sa pag-target mo ng awards. Kaya pag meron kang pagkakataon na makaipon, di ba, na through your income, huwag mong gastusin. Ito ah, here's my advice. Kikita ka ng malaki sa negosyo natin. Believe me, kikita ka. Pwede mag-million-million ang income mo sa negosyo natin. Pero wag mong gagastusin at ilulustay sa mga walang kabuluhan na hindi maglalabas sa iyo ng income. Wag ubos-ubos biyaya, kaibigan. As my advice po. May pera ka, nakaipon ka, 'di ba? May kinikita ka, na-awardan ka, mag-ipon ka pang labas mo ng resulta. Opo. Kasi wag kang gagaya sa iba na nakita ko na malakas kumita. Nung mga ilang buwan, malakas kumita. Pero malakas din gumastos. Walang natitira. Hanggang ngayon, nagko-commute pa rin siya. Opo. Diba? Wala dito yung sa grupo natin. Kumbaga nakita ko lang din yung sa iba. Pero sabi ko nga, no, huwag kang papayag na habang buhay ka na walang resulta or habang buhay ka naglalakad. Especially, lalo na sa mga may grupo po na mga nandito, mas maganda na magkaroon ka ng resulta para sa grupo mo. At yan nga po yung pinaglalaban namin. Kaya kami kumukuha ng award para sa grupo. Kasi para may maituturo na resulta yung mga downlines natin, lalo na pagka pupunta ka sa lugar ng business partner mo, hindi ka naglalakad. Di ba? Hindi ka naglalakad. Ulitin ko po, para makuha mo yung car achiever, ikaw ay makabili ng resulta na sasakyan, i-target mo ang pag-akyat palagi ng top earner. Diyan ka makakaipon. Oo. And pag may pagkakataon ka ng makaipon, wag na wag mo na siyang gastusin sa mga bagay na hindi maglalabas sa'yo ng income. Wag. O yan. Tapos susunod, of course, pag meron ka ng sasakyan at ikaw ay pumapasok ng top earner, i-goal mo rin makapaglabas din ng property. Oo. I-goal mo din makapaglabas ng property. Uulitin ko po. Okay? Gamitin sa tama ang kinikita. Huwag ubos-ubos biyaya. Maraming pera sa negosyo natin. Malaki ang pwede mong kitain. Pero mauubos lang yan pag hindi mo nagawa, nagamit sa tama. Kaya pag may pagkakataon kang makaipon, meron kang mismo na nakasugpong ka ng isang sistema para makaipon ka, huwag mo nang gastusin. Ipunin mo na. Oo, para panglabas mo ng resulta. Maghigpit ka muna ng sinturon. Kasi para din yan sa grupo mo na tinatayo. Again, sabi ko nga po, i-goal mong makapaglabas muna ng sasakyan. Kasi pag meron ka ng sasakyan, dahil sa pag-target mo ng award, yan yung maglalabas ng kondo ng bahay mo at malaking grupo mo pagdating po ng araw. Bakit po namin ito sinasabi? Kasi nga ito po yung aming nagawa din dati, kaya kami nagkaroon din ng resulta. At pag sinundan mo yung sinasabi ko, simula kanina pa sa pag-target ng award, believe me, yung resulta po na meron sa amin, baka mas higitan mo pa.
Pero kailangan mo po ng tiyaga, sipag, trabaho at hataw. At syempre, panalangin kay Lord para ibigay sa iyo yung gustong-gusto mong resulta. Diba? So again, property achiever, diba? Ma-awardan ka yan sa ating company. Plus, yan, Unilevel Top Earner. Yan. Unilevel Top Earner po, eto, ma-achieve mo ito pag nasimulan mo yung NUC every month. Opo. Kaya sinasabi ko po na, ano, na dapat ngayon pa lang, habang ikaw ay nag-i-start, nag-i-NUC ka na. Kasi pag lumaki ang grupo mo, pag dumami ang organization mo, at lahat yan, nakasanayan na mag-NUC every month, pwede ka ma-awardan ng Unilevel Top Earner. Ang Unilevel Top Earner po ay kumita, ay dapat kumikita ka ng 30,000 plus per month in 6 months time. Magagawa mo yan pag nag-NUC ka every month. Huwag mong bilangin yung ano, yung pinambibili mo ng NUC kasi magagamit mo naman as personal use, eh, di ba? Pati sa family mo. Ang isipin mo na lang pag pagka kinopya ka ng downlines mo, ng grupo mo, Unilevel po yung income na ibibigay din yan para sa'yo. Oo, kasi yung ating, yung isa sa Hall of Famer natin na si Coach Warren Trinidad, mababa 300,000 ang per month niya sa Unilevel. Imagine mo na lang, di ba? Unilevel alone. Di ba? Wala pa yung binary. Kaya again, huwag mong baliwalain yung NUC. Huwag mong baliwalain. Dapat every month, nag-NUC ka. You do whatever it takes. Okay? That's Unilevel earner. Top earner. Next. Uno International Top Earner. Yan, para at least aware ka. Magkano kinikita ng Uno Top Earner International? Okay? It's for all active members who achieve minimum of 100,000 plus net income per month in 6 months time. Every month po yan, ha? Tapos nag-i-NUC ka. Oo. Baka nagtatanong ka, magkano ba kinikita ng isang top earner ng Uno? Diba? Para pumasok ka dyan at makuha mo yung mataas na ranking, kailangan nagwa 100,000 plus ka per month. Opo. Actually, hindi pa yan pang top 10. Kasi ang top 10, umaabot ng 300 to 500,000 per month. Eh. Oo, mababang ranking pa nga yan. Pero simulan mo sa pagiging Savior's Top Earner. Bakit ko sinasabi na simulan mo sa Savior's Top Earner? Para yung mindset mo, unti-unti may stretch. Ibig sabihin, from zero income, at pag nakukuha mo palagi yung 30,000 net income per month, ibig sabihin, pwede ka pa may stretch. Pwede ka pang lumaki. Hanggang sa maging 50,000 yan per month, hanggang sa maging 100,000 yan per month, or maging 100 plus thousand yan per month. It depends on your effort at yung bagay na pagtrabaho mo. Pero believe me, pag lumilevel ka na at kumikita ka ng 100,000 per month, daig mo pa nagtatrabaho sa abroad. Plus, nag-NUC ka dapat, ha, every month. Ha. Oo, kasi pagka nakuha mo yung 100,000 per month, ibig sabihin kaya mo mag 200,000, mag 300,000. Kasi nga nai-stretch ka na hanggang sa pwede kang kumita ng mas malaki pa. Pero again, may kasamang trabaho po ito. At yung trabaho po na ibibigay po dito, katulad po ng effort na binibigay mo sa trabaho mo ngayon. Kasi pag nilagay mo yung effort mo na nilalagay sa trabaho, pag nilagay mo yan dito, mas malaking income na ibibigay po para sa'yo. At may chance sa pang ma-leverage ka dito. Long term pa negosyo, ha? Long term. Kasi pag kumita ka na ng 100,000 per month, ibig sabihin, nag-generate ng sales yung organization mo. Ibig sabihin, may mga taong kumikita rin sa ilalim mo at pwedeng yung kinikita nila, di ba, ay mas lagpas pa sa'yo. Actually, pwede talaga. Basta ang i-goal mo, kumita yung account mo every month. Kaya nagtatarget tayo ng award system. Again, sabi ko nga, no, nandahin sa award system na to, kaya po kami hindi po nawawala sa pagiging top earner sa buong company. Kaya huwag mo siyang baliwalain. Kasi pag kumita ka ng ganyan, ito po yung bibili ng pangarap mo para sa'yo. Yung income po is just the side effect ng pagkuha mo ng top earner. Kasi naka-mindset po tayo, nakukunin mo yung award, at yung award may corresponding income, at yung income yung ipambibili mo ng pangarap mo para sa family mo.
Kaya wag mong baliwalain yung pag-target ng award, kaibigan. Kahit maliit man yan, of course, pag nagtatarget ka every month, unti-unting lalaki ng lalaki ng lalaki po yan. Kahit NUC lang yan. Kahit Yellow Flame Awardee lang yan. Kahit Seven Headers Club man yan or kahit 15 accounts man din yan, i-target mo, kaibigan. Hanggang sa makapag-level up ka hanggang sa dumating ka sa top earner ng buong uno, sa buong company po natin. Again, pag lumibel ka na sa 100,000 plus, masarap na rin kahit papano yung buhay na pwede mo maibigay sa family mo. Kasi may mga leaders ka na yung nakasama mo sa negosyo. Oo. Di ba? Next. Ayun. So, ito. Recap na lang po. No? Recap. Okay? Para hindi ka mawala. Nasaan ka na ba dito? Di ba? Sa Saviors and Hits Award System, so, starting from NUC, yan. Susunod, Yellow Flame Awardee, 4 accounts to 9 accounts. 7 Headers Club sa Saviors yan. Blue Flame Awardee, okay, 10 accounts to 14 accounts. 15 Headers Club or Red Flame Awardee, di ba? Family accounts, yan. Rookie Awardee, yung 10 pairs. Top Encoding Group, sa mga may grupo na, of course, di ba? Nag-generate na ng sales, best director, and saviors and hits top earner. Kaibigan, bago ko pumunta dun sa isa pang award system na na rank pa, no? Ikaw na nandito ngayon, nasa ang stage ka na? Sige nga. Sa mga nandito po, nasa anong stage ka na dyan? Okay, kahit ano na yung na-target mo dyan? Ano na yung nakuha mo dyan? Ano na yung na-achieve mo dyan? Sige nga, type mo nga, ikaw ba ay naka 15 Headers Club na? Diba? Ikaw ba ay na-award na ng Best Director? Ikaw ba ay naka Family Accounts na, katulad ni Ma'am Neng? Ikaw ba ay naka Savior Top Earner na or Hit Top Earner? Sige nga, type mo nga, anong award na yung na-achieve mo dyan? Sige. Anong award na yung na-achieve mo dyan? 7 accounts si Sir Aldindo? Family Accounts si Ma'am Cherry. 7 accounts. NUC, Red Flame, si Ma'am Corazon, Red Flame, Best Director. Ma'am Emily, Family Account. Sige po. Best Director, si Ma'am Neng. Sige. Ma'am Lorna, 7 accounts, di ba? 15 accounts, Best Director, Top Earner. Guys, bakit ko tinatanong? Para at least alam mo kung ano na yung target na nakukuha mo. Kindly, kung pwede mo sanang screenshot, no? Screenshot mo to, etong Savers and Hits Award System, para alam mo kung nasa ang level ka na, ano yung susunod mong itatarget? Oo. Para hindi ka nawawala at hindi mo isipin na, nag-a-attend lang ako ng training kasi wala-wala lang. Pinag-i-invite lang ako ni upline kasi wala-wala lang. Hindi po. Kasi meron tayong tinatarget at meron kang ina-achieve na level. Oo. Kaya kung pwede mo i-screenshot sana to, no? Para malaman mo kung ano na dyan yung mga natatarget mo. Diba? Screenshot mo po. And then sa mga leader, sana mas may screenshot nyo rin po, no? Para matanong natin sa kanila, ano na ba yung nakuha mo dito? Nasa ang level ka na ba dito? Diba? Ano na ba yung na-achieve mong award dito? At ano yung susunod natin itatarget para sa'yo? Tutulungan kita. Yan. So, ayun, si Ma'am Teresa, 15 account, diba? Congratulations. So, yan yung sa Saviors and Hits. Ito sa company. Oo, sa company. Uno award system. Nasaan ka na kaya dito? Eagles Club, 25 pairs. Fast and the Furious, 50 pairs. Siyempre, plus may NUC yan every month, di ba? Too Fast to Furious, 100 pairs plus NUC. One Team, 100 pairs. Speakers Bureau, 200 pairs. Millionaires Club, 667 pairs. Car Achiever, Property Achiever, Unilevel Top Earner, and Uno Top Earner. O guys, ulitin ko yung tanong ko ulit kanina. Kung sumagot ka kanina sa award system natin sa Savers at saka sa Hits, eto ang tanong, dito sa ating Uno Company, na ano na yung na-achieve mo po dito at nasa ang level ka na? Sige nga, chat ka nga. Ano na yung nakuha mo dyan? Ano na yung nakuha mo dyan? Sige po, chat ka. Ano yung nakuha mo na dito sa ating Uno Award System? Ano na yung na-achieve mong award po dito? Hindi po. Kahit sino, chat ka. Ano na yung na-achieve mo po dito? Eagles Club, si Ma'am Perlita.
Oo, wala pa po si Ma'am Ning. So, tatargetin natin, Ma'am Ning, ha? Tatargetin natin. Ano pa? Sige pa. O, di ba? Sabi ni Coach Natalie, all, di ba? Grabe, di ba? Di ba, ang sarap isipin na, ang sarap sabihin, lahat yan, ha? All yan up, lahat yan target. Oh. Kaya sabi ni Coach Breg, sana all. Eagles Club, soon to be Fast and Furious si Ma'am Rhea, di ba? And yun, we claim it soon. Fast and Furious yan si Ma'am Rhea. Wala ako NUC mentor. Yun lang, kaya kailangan talaga may NUC. Uno top earner si Coach Breg, na-awardan na din. Di ba? And sino pa? Sino pa? Sino pa yung ano? Sino pa yung mga naka-achieve pa po dito? Ah, wala na mga nag-chat-chat. Mga natulog na ata. Yun po yung gusto kong sabihin. Wala pa po. Okay lang yun kung wala pa. Okay lang yun kung hindi pa naman natatarget. Kasi ito po, kailangan mo makita para alam nyo po itatarget. And believe me ha, yung sa Saviors and Hits Top Earner po, isa po yun sa stepping stone para makuha mo yung UNO award system. And ito po yung stair step, okay? O yung ladder to step para makapunta ka doon sa pinaka-success o pinaka-goal mo. Kaya again, sabi ko nga po, no, wag baliwalain yung NUC, kaibigan. Wag. Kasi kung titingnan mo po, halos karamihan ng award dito sa buong UNO award system, lahat po yan kailangan ng NUC. Oo, kaya kailangan po. Sabi ko nga, ngayong September, kung hindi ka pa nakakapag-NUC, mag-NUC ka na every month. Mag-NUC ka ngayon kahit yung first account mo. Basta every month, kailangan nag-NUC ka. Para kung saan mag-landfall yung pairs ng account mo, at least awardee ka. Oo, at least awardee ka. Huwag baliwalain. Huwag baliwalain. Diba? Huwag baliwalain. Kaya again, sabi ko nga po, ito po yung nagbibigay ng malaking income sa lahat po ng successful dito sa negosyo natin, yung pag-target po ng awards. Diba? Ngayon, kung tatanungin kita, sinasabi ko nga kanina, ano na ba yung nakuha mong awards dito? Diba? At the same time, kung nakuha mo na yung awards, ano ba yung susunod na level sa pagkuha mo niyan? And wag na wag kang papayag na hindi mo makuha yan. Diba? And here's my bonus. Ito na. Guys, may bonus ako. Gusto mo bang ma-hit lahat ng award na to? Especially itong UNO award system na to. Bonus na yung sa Savers tsaka Hits eh. Gusto mo bang ma-hit yung lahat ng award na to? Sige nga, chat ka nga. May bonus ako sa'yo eh. Gusto mo bang ma-hit yung lahat ng awards na to? Yan. Gusto mo bang makuha yung pagiging UNO Top Earner International? Diba? Gusto mo bang makuha? O, diba? Sabi nung anak ko, sabi niya, yes! Inom nga ako ng water. Guys, may good news ako. Yan, ito na may good news ako. Alam mo bang merong sistema para makuha mo lahat yan? Believe me po. Etong sistema na to, etong ipapakita ko po sa inyo, lahat po yan makukuha mo. Lahat po yan ma-achieve mo. Lahat po yan pwedeng magkaroon ka pag ginawa mo itong sasabihin ko po sa yung sistema na to. Nalaman ko po ito way back 2013 pa. Oo, 2013 pa. Nung nalaman ko po ito at talagang ginawa po talaga namin ito, kaya po kami nakapag-achieve ng mga resulta kung ano yung nakikita nyo po ngayon dyan sa screen po ninyo. Lalo yung UNO award system na to. Mayroon pong way para makuha mo lahat yan. Mayroon po. Oo, ito na, ito na. So, game ka na bang malaman kung ano yung sistema na to? Sige nga, type ka nga dyan kung game ka at kung ready ka na. Game nga, sabi mo, game. Diba? Oo, diba? Si Coach Breg, si Ma'am Julie, si Ma'am Donald, dami. Hindi ko masabay yan, dami, dami. Meron pong sikreto para makuha mo lahat yan. At gusto ko po sana na mag-focus ka, 5 minutes na lang po ako, gusto ko sana mag-focus ka dito kasi ito po yung right path, right way para ikaw ay ma-awardan ng UNO award system hanggang sa UNO Top Earner International. Oo, believe me, pag sinundan mo to, pag ginawa mo to, promise po, lahat ng nakita mong resulta na yan o award na yan makukuha mo. Ano ba to? Ito na po.
meron tayong tinatawag na game plan. O ito yung tinatawag natin na Savior's Power for System. Although narinig mo na dati, di ba? Although na nakita mo na, pero gusto kong mag-focus ka dito kasi hindi po ito basta-basta game plan lang na kinreate po namin. Ito po yung game plan para makuha mo lahat ng awards natin sa uno. Lahat ng awards natin sa buong company. Okay? So simulan na po natin. Simulan na natin. Of course, kaya tayo Savior's Power for System, magsisimula tayo sa apat na tao. Magsisimula tayo sa apat na tao. So yun nga, type ka nga dyan. Type mo nga four. Four kung sabi mo nga apat. Four. Type mo four. Yan, apat na tao. Apat. Type mo four. Kung naririnig nyo ako ha, type mo ng four. Yan. So apat. Apat na tao magsisimula. Guys, imaginein mo to. Okay, imaginein mo to. Naka 15 accounts ka. Okay? You already have 15 accounts already. Okay, kaya shout out po sa mga naka 15 accounts, no? Advantage mo 'yan. Ito po yung sekreto para makuha mo lahat yung award na 'yon. Of course, dapat naka 15 accounts ka. Kaya sa mga hindi pa naka 15 accounts dito, i-goal mong tapusin yung 15 accounts mo. I-goal mong tapusin yung 15 accounts mo, kaibigan. Para sabayan mo itong game plan na to, itong sistema na to. So paano po 'yan? 'Di ba? Assuming ikaw ay naka 15 accounts. Okay? Kaya tayo Savior's Power for System, ang kailangan mo lang po ay apat na tao. Apat na tao. So let's say, 'di ba, nagre-refer ka. Nagpapakausap ka sa mentor mo, sa coach mo. Nag-iimbita ka, 'di ba? Nag-i-invite ka. Mayroon ka na pasali. Saan mo ilalagay? So dito mo ilalagay. Dito mo ilalagay, 'di ba? Sa dulo-dulo ng account mo. Kaya advantage pag tinapos mo kaagad yung 15 accounts mo, meron ka agad paglalagyan. Oo. So dito mo ilalagay si friend 1. Yan. Dito mo ilalagay si friend 2. Dito mo ilalagay si friend 3. At dito mo ilalagay si friend 4. Believe me ha, sundan mo tong plano na to. Lahat ng award na sinabi ko po sa iyo kanina, makukuha mo. Kumaga, stay ka lang dyan, makikita mo lahat yung makukuha mo. So sa apat na taong napasali mo, of course may direct referral ka na 5,000. Di ba? 1 to 50 times 4, 5,000. And katulad mo, okay, papakitaan din natin sila ng plano, ng game plan, gaano ka-achievable, gaano kaganda yung multiple account o yung mismong game plan natin. Gaano siya ka-hitable, gaano siya kaganda. Oo, kasi let's say, pinaliwanag natin sa apat mong direct, no? Si friend 1, nag-15 accounts din katulad mo. Yan. Ginaya ka, kinopya ka. Malaki kasing impact pag yung account mo naka 15 hits, gagayahin ka din nila. 'Di ba? Si friend 2, kinopya yung account mo, nag 15 accounts din, 'di ba? Si friend 3, nag 15 accounts din katulad mo, at si friend 4, nag 15 accounts din katulad mo. Guys, imaginein mo to. Okay? Na-awardan ka na as one of the 15 headers club or Red Flame awardee. Na-awardan ka pa ng best director niyan kasi meron kang apat na direkto. 'Di ba? Sa hits kasi sa Savers, 'di ba? Pwede mo naman gawing 5 din, 'di ba? Plus, 'di ba? Na-awardan ka pa dito ng Eagles Club. Sabi natin in first wave mo ah. Oo, kasi bakit? Imagine mo, magkano income mo diyan? Account number to mo ang left, 15. Yung 15 sa left ni friend 1. Okay, friend 1 15. Sa right 15 din kasi may 15 accounts si friend 2. So you will get 15 pairs diyan. So meron ka kaagad 15 pairs times mo ng 1,500, 22,500. Yan. Account number 3 mo, ganun din. Meron siyang 15 sa left, yung 15 accounts ni friend 3. At 15 sa right, 15 accounts ni friend 4. You will get 15 pairs. So meron din siyang 22,500. But wait, there's more. Account number 1 mo, kaibigan, ang left mo is 30 sa left. 15 plus 15, kaya siya 30. Nasundan? Sa right, 15 plus 15, kaya siya 30. So, 30 pairs times mo ng 1,500, you will get 45,000 pesos. Guys, gusto kong imaginein mo to. Okay? Kung i-add natin yung kinita ng account mo in first wave mo ah, okay, kumita ka kaagad dyan ng 90,000 pesos. Gusto ko to ma-appreciate mo, kaibigan.
ilang award yung nakuha mo sa pag-target mo sa 15 accounts o yung game plan. Una, awarded ka ng 15 headers club. Tama? Of course, nag-NUC ka rin dyan. Of course. Pangatlo, okay, awardee ka kaagad dyan ng ano, rookie awardee kasi lagpas 10 first yung account mo, di ba? Pang-apat, awardee ka dyan ng tinatawag po natin na Eagles Club kasi 30 accounts yan, no? Di ba? And pang-lima, awardee ka ng top earner sa hits at awardee ka ng top earner sa saviors. At plus, kumita ka pa ng 90,000, o di savings mo. Imaginin mo, kaibigan, sa pag-target mo ng 15 accounts o ng game plan, ilang award ka agad yung nakuha mo? Ilang award ka agad yung na-achieve mo? Ilang award ka agad yung na-receive mo? Diba? Sa game plan pa lang, ha? Oh, but wait, there's more. Nakaipon ka 90,000 in first wave, ha? Nakaipon ka, may checky ka pa nga dyan na ano, diba? So, ibig sabihin, yung na-receive mo na income in first wave mo po, so, direct referral, 5,000. Pairing bonus, 90,000. Dahil lang 15 heads ka, may 14,050 ka. So, in first wave mo, meron ka kaagad na save na 109,000. O guys, imaginein mo, panglabas mo o pang down mo sa brand yung kotse mo or pang down mo sa kotse mo. O di ba na-achieve mo kaagad yung pagiging ano, car achiever? Di ba? Sa pagsundan ng game plan? Sa pagkuha ng game plan pa lang, ha? Sa pagkuha ng game plan. Oh, but wait, there's more. On your second wave, imagine mo to. Eto na. Imagine mo to, nakakabaliw to. On your second wave, kaya wag ka munang bibitaw. Imagine, naka 15 accounts ka. Di ba? May mga tao ka na napasali, yung apat mong direct. Eto, believe me, ha? Eto yung sinasabi ko noong nakaraan. Wag kang papayag yung napasali mo, hindi siya kumita. Huwag kang papayag na yung napasali mo, di ba, na hindi niya makita yung beauty ng negosyo at hindi niya ma-appreciate. Kaya ang i-goal natin, yung napasali mo, matulungan natin silang kumita. I-guide natin, di ba, pa-attendin natin ang mga training, kausapin natin, bigyan ng plano, tulungan natin. Yun po yun. Imagine mo on your second wave. Hindi ka na mag-i-invite. Pwede ka mag-invite, di ba, at pwede mo mismo tulungan yung mga napasali mo. Diba? O imagine on your second wave, kung ano yung nagawa mo sa may pagkuha ng apat mong direct, yun yung ituturo natin sa apat na direct mong existing. Of course, may kakilala din yung apat mong direct, di ba? Si friend one, kung ano yung ginawa mo pagkuha sa apat mong direct, ganun din ang gagawin din niya. Excuse me. So may napasali siyang apat. Sundan ha, sundan mo to ha. May napasali siyang apat. Si friend two, teka, inom muna ako water. Si friend 2, may napasali rin siyang apat. Diba? Galing sa kakilala niya o sa kaibigan niya. Si friend 3, may napasali rin apat. At si friend 4, may napasali rin apat. Guys, imaginein mo to. Okay? Yung game plan, sinundan lang ng apat na direct mo. Sinundan lang nila. Kinopya nila, ginaya nila, diba? Sinunod ka nila, binigyan mo sila ng plano, tinulungan natin sila. Pero imaginein mo to. Okay? Yung game plan na pinakita natin sa'yo, yun din yung ipapakita natin sa mga direct din ng mga direct mo. Dun sa first wave mo, yung apat, di ba? Ang second wave mo, yun yung mga taga-apat nila. Tutulungan din natin sila na makita yung game plan na nakita din na nakita mo. So imagine, kinopya nila, ginaya nila yung sistema. Ito yung nakakabaliw, ha? Ito yung nakakabaliw. Okay? Si friend one mo, yung apat niyan direct, kinopya yung account niya, nag 15 heads din. Kaya naging 60 accounts. Paano naging 60 accounts? 15 times 4, 60 accounts. New encoded accounts, 60. Nakakabaliw to guys, kaya huwag kang umalis, pakinggan mo mabuti. Si friend 2, yung apat niyang napasali, okay, naintindihan yung game plan, sinundan. Nag 15 accounts yung apat, nag-produce din ng 60 new encoded accounts. Si friend 3, yung apat niyan direct, naintindihan yung multiple account, yung game plan, nag-produce din ng apat na 15 heads, yung apat niyan direct, so meron kang new 60 accounts.
At si friend 4, okay? Yung apat niyan direct na intindihan yung game plan, kinopya din tayo at sila ay mga nag 15. So 15 times 4, 60 accounts. So guys, imagine mo to ha. Yung kinita mo ng first wave kanina, yun po yung kinita nung apat na direct mo. Oo, ibig sabihin si friend 1, kumita siya 109,000. Same with friend 2, friend 3, tsaka si friend 4. Kumita silang apat ng tagwa 109,000. Eh ikaw, as your second wave, sa pagsunod ng game plan, magkano kinita mo? Guys, bear with me. Account number 2 mo ang left, 60 new accounts sa left. Sa right, 60 new accounts sa right. So you will get 60 new pairs. 60 new pairs, kumita ka dyan 90,000 pesos. Grabe, di ba? 90,000 sa isa mong account, not bad. Di ba? Account number 3, 60 new accounts sa left, 60 new accounts sa right, you will get 60 pairs, 60 times 1, 5, you will get 90,000 pesos account number 3 pa lang. Guys, but wait, there's more. May account number 1 ka pa. Ang left, 120 sa left, 120 sa right, kasi di ba, 60 plus 60, 120. 60 plus 60, 120. I hope nasusundan nyo po, no? 120 pairs, you will get 180,000. 120 times 15, so 180,000. Guys, sa apat na direct mo na nakapag-produce sila, di ba? Nang tag-aapat nilang direct na nag-15 accounts katulad ninyo, magkano na-generate na income ng account mo? Kung i-add natin yung income na account mo po, kumita ka dyan ng 360,000 gross income on your second wave. Guys, imagine mo to ha. Imagine mo to. Ilang award yung na-achieve nyo? Nyo, kasi hindi lang ikaw. Yung na-achieve mo nung first wave, si friend 1, friend 2, friend 3, friend 4, nakuha din nila yung 15 headers club, yung pagiging best director, yung rookie award din na 10 pairs, yung Eagles Club, di ba, nakuha din nila. Na-awardan din sila as one of the top earners sa hits at saka sa saviors, nag-NUC din yan. At pwede rin sila maglabas din ng first card din nila as down yung kinita nila, di ba? Eh ikaw, anong na-achieve mo on your second wave? Of course, awardi ka ulit ng NUC, awardi ka na ng one team or even ng two fast, two furious, awardi ka na. Plus, awardi ka pa dyan ang tinatawag natin, sabihin natin. Siyempre, pag may income ka na ganyan, pwede ka mismo na maglabas ng car, ng kotse, kahit second hand. Di ba? Kahit brand new, pwede. Or even pandaw ng property mo. Oh, di ba? Plus, awardi ka pa ng top earner sa savior, sa hits, pati international top earner, target mo. Nakuha mo. Oo, wala pang millionaires club kasi magkano pa lang yan. Kasi yung kinita mo on your second wave, okay, ang kinita mo on your second wave, kung i-compute po natin, 469,000 plus on your second wave. Guys, imaginein mo to ha. Sa pag-target mo ng game plan at sa pagsunod mo doon sa sistema, dahil naka 15 accounts ka, nagsimula lang sa apat mong direct, in second wave, almost kalahating million yung kinita mo agad. Ilang award yung nasungkit mo agad? Ilang award? Di ba? At malaking impact, pag yan ay ginawa mo, susundan ka ng mga downlines mo down the line. But wait, there's more. Third wave. Gusto ko kayo na ma-appreciate mo to eh. On your third wave, di ba, naka 15 accounts ka. Yung apat mong direct, naka 15 heads. Plus yung mga direct din nila, di ba? Imaginin mo, on your third wave. Okay, yun, on your third wave. Yung third wave mo, naghanap, kumuha, nagpasali ng taga-apat ni Landrick. Oh, ilan yun? So si friend 1, yung grupo niya, nagpasali ng taga-apat. Si friend 2, yung grupo niya, nagpasali ng taga-apat. Si friend 3, yung grupo niya, nagpasali ng taga-apat. At si friend 4, yung grupo niya, nagpasali ng taga-apat. Guys, nakakabaliw to. Yung game plan na sinundan mo from the very start, na sinundan ng first wave mo, na sinundan ng second wave mo, na sinundan ng third wave mo,
Imagine mo yung pwedeng kitain ng lahat, pati ikaw. O imagine mo, lahat yan. Si friend one, okay? Yung apat na bago na pasali, puro mga nag 15 heads. Para napunta yung 240 accounts dyan, Mentor Mark. Kasi yung first, indirect mo naka 15. Yung apat yung direct, di ba, nag 15. And yung mga direct nila na taga apat, yan, puro mga nag 15. So, kung bibilangin mo, 16 times 15 accounts, so 240 accounts ang mapoproduce niya. On your third wave, ha? On friend to mo, ganun din sa grupo niya, nakapag-produce ng 240 accounts. On friend 3, 240 accounts. On friend 4, 240 accounts. Diba? Huwag ka maguluhan. Basta yan na yung sistema na yun. Diba? Simula lang sa apat. So, yung kinita mo, on your second wave, yun na yung kinita ng apat mong direct. Yung mga leaders mo. Oo. Yung kinita mo ng first wave, yun ang kinita nung ano nila, nung mga napasali nila. At yung kinita mo, yung kinita naman ng first wave din naman nila, yung 109,000, yun ang kinita ng mga tao na pasali rin niya. Napasali rin nila. Pero ikaw, as your third wave, sa pagsunod po ng sistema ng game plan, magkano kaya kinita mo? Account number 2, you will get 240 accounts sa left. At 240 accounts sa right. Account number 2, you will get 240 pairs. I-times mo yan ng 1.5, meron kang 360,000. Guys, 360,000 gross income, ang laking income na rin yan. Account number 3, 240 accounts sa left, 240 accounts sa right, 240 pairs. Okay, 240 times mo ng 1.5, you will get 360,000 gross income. But wait, there's more. Account number 1 mo, ang left niya is 480. 240, 240, 480. Ang right, 240, 240, 480. You will get 480 pairs. So 480 pairs times mo ng 1.5, 720,000 gross income. Guys, nakakabaliw na to. Kung i-compute mo yung kinita ng account mo sa third wave, sa pamamagitan ng game plan na to, ang kinita mo na po dito is 1,440,000 gross income. Guys, imagine mo, ito rin gusto ko ma-appreciate ninyo, no? Hindi ka magmo-multiple account ng dahil sa wala lang. Gagamitin mo yung gauge ng pagiging ng award system para ma-target mo yan lahat sa pamamagitan ng game plan na ginagawa po natin. Ito na po yun, yung sistema na to. Kaya nga pag kumita ka, pag inad mo lahat yung kinita mo in first wave to third wave, 'di ba? Ang kinita ng account mo po is 1.9 million. Guys, yung kung tatanungin kita, ikaw na nakikinig po sa akin ngayon. Yung lahat po ng pinakita ko na award system simula sa hits, saviors at uno, do you think lahat 'yon na-achieve mo? Pag kumita ka ng 1.9 million. Do you think na-achieve mo lahat? Sige nga, comment ka nga dyan. Na-achieve ba lahat? Nakuha? Nakuha? Tama? Nakuha lahat? Of course, lahat nakuha. Lahat dinaanan. Lahat captured. Lahat nakuha. Lahat na-achieve. Ika nga. Because of that game plan. Kaya sabi ko nga, no, huwag mong baliwalain yung pag-settle at pag-kumpleto ng 15 accounts mo. Huwag mong baliwalain. Kasi doon mag-i-start po yun. Huwag mong baliwalain yung pag-hit ng best director. Kasi doon magsisimula yung first wave, second wave, fourth, third wave, fourth wave, etc. At yun po yung magbibigay ng mas malaking income para sa'yo. Walang lugi. Bakit? Diba? Kasi sa may pag-produce mo ng 15 heads, diba? Ang kapalit agad, kung makikita mo, ang kapalit agad nun, 'di ba? Yung 150,000 natin, may product package ka, 165,000 plus, may checky ka na 14,050, may website, of course, yung account natin, may lifetime discount, 'di ba? 25% up to 50%. May 120,000 family accidental insurance, sales kit, Union Bank, 'di ba? Diyan mo i-claim yung checky mo or pwede mong i-transfer sa Union Bank app mo, 'di ba? Family travel incentive, local and abroad. Diba? Support system. Ito na po yun, yung system support natin.
plus free online training na ginagawa pa natin, libre. Diba? And then business opportunity na pwede kang kumita ng malaki. Again, sabi ko nga po, no, ulitin ko po ito, huwag mong baliwalain yung pagkompleto ng 15 accounts mo. Yung bahay mo na yan, yung account mo na yan, yung tinatawag ko kasing bahay eh. Yung account mo na yan, yan yung magbibigay sa'yo ng malaking income pagdating po ng araw, pag sinundan mo po yung game plan. Yung game plan is the path, the system itself na kung saan para ma-target mo, para makuha mo lahat ng award po sa buong company po natin. And pag tinanong kita, di ba, susunod, ano na ba yung award na na-achieve mo? Pwede mong sabihin yung sinabi rin ni Coach Nat, all. Bakit? You are confidently na na-achieve mo lahat yon at nakuha mo because of this game plan and then the system itself. Diba? At hindi ka na mapapasa na all. Talagang sasabihin mo, all capital letters, all. Diba? Ang sarap isipin, no? Lahat ng award na yun, nakuha mo. At the same time, diba? Yung na-achieve mo na yun, itinuturo mo, pinapakita mo, diba? Na ito yung pwede nyong sundan, ito yung pwede mong gayahin para marating mo rin yung level na ganito. Diba? And of course, thank you. Balik muna ako dyan. Again, sabi ko nga po, no? Hello? Naririnig niyo pa ako? Meron pa ba akong boses dyan? Yan. Kasi hindi ko nakikita na tumataas yung sa ano ko eh. Guys, like what I said po, no? Maraming salamat sa oras na binigay mo sa akin ngayon. Yung topic natin na award system, yun ang bagay na i-achieve natin. Yun yung bagay na sundan po natin. Pero para makuha mo po yun, para lahat yun ay masundan mo, huwag mong kalimutan yung pag-take action ng game plan. Kasi nasa game plan po, yung pag-take action at pagkuha ng resulta na yun. Like what I said, lahat ng mga taong gumawa, nagseryoso, at ginawa yung sistema po na sinabi ko po kanina, sa kanila po ngayon nagmamanifest yung resulta. Parang ganito, before I end, mayroon akong kwento. Gusto mo ba ng kwento? Gusto mo ng kwento? Yan, di ba? May kwento. Pagpasensya nyo na kung hindi ko nai-English ha, kasi nosebleed kasi ako pagka in-English ko kasi. Meron akong kwento. Isang araw, pakinggan mo ito mabuti ha, may matututunan ka rito. Okay? May isang grupo ng mga pabo. Pabo, turkey. Nakumpul-kumpul sila sa isang kapatagan, diba? Na nag-uusap-usap. Yeah, may grupo ng mga pabo na nag-uusap-usap. Ilang saglit, may lumilipad na isang pagkaganda-ganda, pagkagwapo-gwapong agila. At napalingon sila sa taas at tiningnan nila, wow, naway someday gusto ko rin matuto o gusto rin natin mismo na makalipad katulad nung ginagawa nung agila. Sabi ng isang pabo, ay, kaibigan ko yan. Sige, lalapit ako dyan. Magpapaturo tayo para maging katulad tayo niya at makalipad. Yan. So, yung agila, okay, dumapo sa pinakatuktok ng bundok. O, syempre, napagod kakalipad. Diba? Napagod. Tapos, yung mga pabo, pinuntahan yung agila sa tuktok ng bundok. Noong nakapunta sila sa tuktok ng bundok, habang namamahinga yung agila, habang pinapanood yung mismo natatanaw niya sa taas ng bundok, sabi ng isang pabo na kaibigan ng agila, "Agila, ako to yung kaibigan mo. Oo, ako to yung kaibigan mo, si Rilante." Oh, di ba? Si Rilante. Kaya tapos si Rilante. Oo. "Pwede ba kami magpaturo sa iyo na makalipad katulad ng ginagawa mo? Gusto kasi namin lumipad. At gusto rin namin matanaw yung lahat ng natatanaw mo rin." Yan. Sabi ng Agila, "Oh ba, no problem kasi mabait naman yung Agila eh, tsaka friendly. Oh ba, sige, walang problema. O sige, ganito gagawin natin. Lahat kayo, okay? Pila kayo diyan. Organize kayo diyan. At lahat kayo
ipagaspas niyo yung inyong mga pakpak. Ipagaspas niyo. Yun ang unang tinuro ni Aguila. Tapos, isa-isa kayo na tatalon dito sa taas ng bundok at ipagaspas niyo hanggat kaya niyo yung inyong pakpak hanggang sa matutunan yung lumipad. Sabi nung kaibigan, sabi nung pabo na si Relante. Sabi nung pabo na Relante. O sige, ganun daw. Ganun gagawin natin. Eh, nakikinig yung lahat ng mga pabo, di ba? O sige, si Relante na pabo, yung una. Yan. So, ginawa. So, papagaspas lang daw, di ba? Papagaspas lang daw. So, ang ginawa ni Relante pabo, tumalon ng pagkataas-taas sa may, ano, sa ibabaw ng bundok. Ganun siya ng ganun. Ganun siya ng ganun. Oo. Ayon nangyari kay Relante pabo, na laglag. Tugudug. Tugtug. Tugudug. Tugudug. So, hindi siya nakalipad, of course. Nag-try pala naman unang-una. Oo, so akyat ulit si Pabo Relante sa taas. Ganon din yung nangyayari sa mga kasama ni nakasama ng Pabo. Tumalon, diba? Pagaspas ang pagaspas. Anong nangyayari? Nauntog, nalaglag. Tugudug, tugudug, tugudug. At hindi naman nabali yung kamay, no? Tsaka ano paano. So, nauuntog lang din sila. So, ganon yung ginawa ng lahat. First wave. Oo, lahat. Okay? Nag-try na tumalon, lahat nag-try na ipagaspas yung ano yung kanilang pakpak. Wala nakalipad sa madaling salita sa first wave. Lapit ulit lahat ng pabo kasama si Relante pabo dun sa Aguila. Actually, Aguila, okay pa ako, kaya ko pa. Oo, gusto ko matuto. O sige, ganito ulit gagawin natin. Tatalong ka nang mataas, sabi ng Aguila, ipagaspas po ng pagkataas-taas yung iyong pakpak. Okay? Para unti-unti mo na mabuhat yung katawan mo at ikaw ay makalipad. Sabi ulit ni Relante Pabo, una-una ulit. Di ba? Gugulong ng gugulong. So, sige, gagawin ko yan, Aguila. So, again, tumalon ulit ng pagkataas-taas si Pabo Relante. Di ba? Ang pinapagaspas ulit yung kanyang pakpak. Okay? Unti-unti, medyo nabubuhat yung katawan niya. Pero nangyari ulit, nalaglag ulit siya, nauntog, gumulong, tugudug, tugudug, tugudug. Pero nakangiti si Relante. Nakangiti. Oo, kasi gusto niya matuto eh. Gusto niya matuto. At lahat ng mga pabo, ganun din yung ginawa for the second wave. Nauntog, nalaglag, nabagok. Pero umakyat ulit sa burol, sabay bundok, at nakangiti pa rin sila. Anong gagawin ulit namin, Aguila? Ulit-ulitin nyo lang yung ginawa nyo. Matututo kayo na makalipad katulad ng nagagawa ko. Alam mo, yung buong maghapon na yon. O maghapon, lahat, syempre, lahat tinatry, lahat sinusubukan, lahat sumusubok. Tumalon, pinagaspas yung pakpak, hanggang sa totally iba nalalaglag, of course, hanggang sa mismo yung iba naman, unti-unti mismo na naaangat yung katawan. Until such time, dahil hindi tumigil yung mga pabo, di ba? Sila Relante Pabo at yung mga kanyang mga kasamahan, hindi tumigil, di ba? Bago maghapon, di ba? So, unti-unti silang natutong nakalipat. Yung napapagaspas na nila yung kanilang pakpak. Pagaspas. Hanggang sa, nakakalipad na ako, galing ah. Di ba? Nakakalipad na ako. So, lahat ng mga pabo, natutong nakalipat. Oo. So, bago maghiwa-hiwalay, syempre, umakyat ulit sila dun sa pinakatuktok. Sabi ng mga pabo, yung kasama nila Relante Pabo at yung mga kanyang mga pabo. Aguila, maraming salamat kasi naturuan mo kaming lumipad. Yan. Ang sabi ni Aguila, walang anuman kaibigan, basta ipagpatuloy nyo lang yung aking sinabi, matututunan nyo lagi at mamamaster yan. At the same time, makakalipad ka at makikita mo rin kung rin akin nakikita. Ilang saglit, nagpaalam ni Aguila, lumipad na ng pagkataas-taas at umuwi na doon sa kanyang tinutuluyan. Alam mo, ginawa ng mga pabo? Naglakad pababa ng burol at umuwi na kanilang mga bahay. Ano moral lesson ng aking kwento? Old saying, di ba? Wala lang. May kwento ko lang. Pero ang moral lesson po ng kwento, guys, huwag po kayong maging katulad ng mga pabo. After turuan ng Aguila kung ano yung dapat gawin, umuwi at naglakad. At hindi ginawa yung tinuro. Sana huwag kang
huwag kang magaya sa mga pabo. And kung i-relate ko po sa negosyo natin, guys, nakita mo na kung ano yung pinaka-system at game plan na sinusundan namin, kaya kami kumikita. Oo. Kumbaga, kung bakit po kami nagkaroon ng resulta at kung ano man po yung nakikita nyo po sa amin ngayon, meron po kaming sistemang ginagawa. At yun po yung tinuro ko po sa inyo na award system at yung game plan. Sana po huwag nyong baliwalain. Kasi kahit marinig mo siya ng maraming beses, natutunan mo siya ngayong gabi na to. Kung hindi mo po iti-take action simula mamaya hanggang bukas, hanggang sa pagpatuloy pa, hindi ka po magiging agila nung katulad nung sinasabi ko po kanina. Kaya hanggat maaari po i-take action mo at seryosohin natin. Pero believe me, lahat na magseseryoso, lahat na magbibigay oras, at lahat po ng mga taong gagawa, I salute you. May magandang resulta po na ibibigay sa iyo pati sa family mo. Of course, hindi siya madali. At tulad ng pabo, mauuntog ka, masasaktan ka, malalaglag ka, in other term, mare-reject ka, madi-discourage ka, mapapagod ka, magugutom ka, pero it's all worth it po pag nagawa mo yung resulta na sinasabi din po na. At maipagmamalaki ka ng coach mo, ng mentor mo, kasi yung tinuro niya, nagawa mo. Kaya sana huwag mong baliwalain. Oo, huwag mong baliwalain. Nasa iyo na yung learnings. Nasa iyo na yung knowledge at yung wisdom. All you need to do is to take action. And then gawin natin. Okay? And ayun, maraming salamat sa inyong pakikinig. And ano na lang ako, magre-remind na lang po ako before ako matapos. No? Remind na lang po tayo. Oh, remind na lang. Mabilis na lang po ito. Remind na lang din po tayo. So, reminders. Okay. Una, on Wednesday po, we have Savior Cecil. So, alas 8 po ng gabi yon. So, hakot tayo. Wala pa po yung pinaka poster. Pero as we remind, meron tayong 8 p.m. on Savior Cecil. Okay. And Savior's Mastery Class, 10 pairs po on Friday. Actually, batch 1 po ulit yan. So, see you po on our Savior's Mastery Class. Check your account kung ikaw ay naka 10 pairs na para ikaw ay masama for our batch 3. Okay? Then, Project Labas Kotse. Oh, ito yung sinasabi ko po kanina na pag may pagkakataon ka na makaipon, na panglabas mo ng resulta, huwag mong baliwalain kasi para din sa grupo mo. And I'm happy to say that we have 302,177 collection fund na mga tao maglalabas po ng resulta. And then sasakyan sa buong grupo po natin. Ayan po yung mga tao po na yan. Kaya again, I salute all of them kasi meron na sila kahit papano na simulan para maipon panglabas ng kanilang mga resulta. Kaya wag na wag baliwalain. Oh. Then, ayan. Ayun, sa lahat po ng mga nandito, please add me for your being friends sa may Facebook, no? Diba? And then at the same time na lahat tayo ay mga friends. Hindi ka masinabing gayahin mo yung aking frame and then yung aking cover photo. Pero maging friend tayo sa may Facebook para at least pwede nyo po ako i-search po dyan and then i-like or follow. Meron din akong page ha, Mark Polmano din po. So pwede nyo po i-follow din yan. And then friend tayo sa Facebook. Then eto, yung ating Savior's Power for System na group page na ang cover ay yung ating Hits Lang Malakas 2022. So, kailangan maka-join ka dito, 'di ba? Para at least ikaw ay makapag-invite ng mga friends mo na maipapasok natin sa loob. Para ma-share natin sa kanila yung negosyo. So again, lahat tayo dapat member po dito, ha? Lahat tayo mga naka-join. And invite ka dito ng mga prospect mo, na mga downlines mo na makakapasok din dyan kasi marami dyang members na hindi pa totally kasali. So, pwede ka dyan mismo makapagpasali. Diba? And then yan, add friends. And yung mga pinopost natin, diba? So, pwede mo rin silang kopyahin or gayahin at i-post din sa timeline mo. So, nagpo-post din naman ako ng ganyan sa, so, pwede mo mismo ano rin, i-download din para ma-post mo din through your curiosity sa iyong Facebook. Ha? And syempre, don't forget to like, comment din sa mga nagpo-post natin mga business partners. So, malaking tulong po yan. Then, yun, GC Messenger for invites. So, don't forget, the best follow-up and then closing yung video call. So, kailangan mo lang dito na
lagi may kausap at may fina-follow up. And please make sure na i-close deal ang lahat na nakakausap. Okay? Then yun, please do subscribe on our YouTube channel. Search mo lang din, Mark Pulmano Projects or Mark Pulmano. Lalabas po yan. So, i-subscribe nyo lang din po para updated ka sa mga videos natin, ha? And yan, yung mga links natin, yung mga video links na nandoon, pwede mo rin i-save sa notes mo. And last thing, Proverbs 16:3, commit to the Lord, whatever you do, and your plans will succeed. Diba? And syempre, thank you Lord sa napaka-successful nating gathering. And as may advice din po para po sa lahat, we have four days pa bago matapos ang September. Diba? So pwedeng maraming mangyari sa loob ng 4 na araw na to, and kindly i-target ang pagiging top earner ng Saviors. I'm calling to all members, leaders, and in high tables po na may oras at panahon pa para i-target. Huwag papayag na hindi ka ma-awardan. So again, yun lang naman po. Maraming salamat. So before tayo mag-end, picture na lang tayo, no, and pray habang mag-breakout. So guys, open camera po. Open camera. Yes, add natin si... Nawala ata si Coach Nat. Hindi naman si Coach Nat. Nawala ng internet. Hindi ko siya makita eh. Andiyan po ba si Coach Nat? Hindi ko siya makita. Pero again, sige, kung wala, picture na lang tayo guys. 4. Yan. Tayo lang po ng 4. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, paste ko lang po. First page. Okay, second page. Smile. 1, 2, 3, smile. And third page, smile. Alright. So, yun. Kung wala po si Coach Nat, andyan po ba si Coach Elfie? Andyan po ba si Coach Nat? Yes po. And Coach Elfie, pwede mag-pray. Ikaw na lang po mag-pray muna. Sige po. Okay, let's bow our head and let's feel the presence of our Lord. All the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na muli po pinagsama-sama mo po kami upang makinig at isa puso at isa gawa ang mga pinakil ng aming mentor, Mentor Mark Pulmano. Lord, gabayan mo po kami i-guide sa araw-araw naming ginagawa. Lord, ikaw na pong bahala. Hanapin mo po at ituro sa amin ang mga taong makakasama namin sa negosyo. Lord, patawarin mo din po kami sa mga aming mga pagkakasala, sinasadya mo namin ito o hindi. Ikaw na po ang bahalang gumabay sa amin sa araw-araw na ginagawa namin, Lord. Gabayan mo po ang aming mga pamilya and then ang mga kasamahan po namin nasa trabaho. Ikaw na po ang bahalang mag-guide sa kanila. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. Ayun. Amen. Yan, maraming salamat po, Coach Elfie. And guys, see you po sa ating breakout rooms. And let's take action yung ating mga napag-usapan tonight. So see you at the breakout rooms.